Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, Popoy at Bea. Magandang araw din sa mga kamorkada. Matagal na akong fan ng M.O.R. Pero yung mga pang-umagang programa ang mas madalas kong inaabangan nung nasa radio pa kayo. At masasabi kong bago-bago pa lamang ako sa Dear M.O.R. Dahil 2019 pa nung nag-start akong makinig at maging fan ng programang ito. Napasulat ako sa inyo kasi meron akong gustong paringgan. Alam ko kasi na napapakinggan kayo worldwide. Tapos nandyan pa yung Spotify at yung YouTube accounts ng Dear M.O.R. At ang taong gusto kong paringgan ay yung taong nag-introduce mismo sa akin sa programang Dear M.O.R. Yung tao kasi na yun ay silent but an avid listener ng programa. Hindi niya alam na susulat ako. Pero pagka narinig niya ito, for sure, malalaman niyang siya yung tinutukoy ko. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Tope. I'm in my early 20s at taga dito ako sa Batangas. Pero ang kwento ko nga pala, Popoy at Bea, ay hindi sa sentro sa present time. Siyempre, uumpisahan natin ang lahat from the past, kung saan nag-ugat ang lahat. Sabihin na nating usapang first love muna tayo. Popoy at Bea, first time kong ma-inlove nung mga bandang 14 to 15 years old ako. High school pa lamang ako noon. And I fell in love with a very special girl. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ann. Si Ann ay nuk-nuka ng ganda, Popoy at Bea. Siya yung tipo ng babae noon na untouchable para sa mga katulad kong kutong lupa lang kung ituring. Siya yung tipo ng babae na palaging kinukuhang muse sa mga events in and out of school. Palagi rin siyang kasama sa mga sagala at kung ano-ano pang mga parada na hindi lang sa lugar namin kundi sa mga karatig probinsya rin. Buti na lang talaga at hindi siya nag-artista. Kasi kahit papaano, ay may chance pa rin akong kausapin siya. Yan eh, kung may lakas ako ng loob, nalapitan siya. Bray! Bray! Oh! Anong plano? Kakain ba tayo? Dota? O tambay tayo ka ng Cedric? Parang di mo alam ang gagawin mo. Ano kasi? Oo, ano na naman? Kailangan ko umuwi na maaga eh. Dahil? Sama mo kaya ako? Dahil? Uuwi kasi mamayang gabi si Papa galing Pangasinan. Di ba sabi ko sa'yo nakadestino ng ilang buwan doon si Papa? Oo. Ayun nga, makakarating siya sa bahay mamayang gabi. So, kailangan namin maglinis ng bahay. Ng kwarto ko lalo na. Alam mo naman yung mga parapernalia natin, di ba? Hahanapan ko pa ng pangmalupitan taguan. Parapernalia? Anong parapernalia? Yung mga ano, alam mo na. Ha? Oh, alam mo na. Yung kaderder mong koleksyon. Wow, nagsalita ang hindi na kinabang ah. O anong silbi ko? Ba't ako pupunta sa inyo? Tulungan mo ako maglinis syempre, para mabilis. Tapos pabili na lang tayo kay mama ng pizza, ganyan. Dali na, para naman di mo salimuot yung buong hapon ko. Panigurado namang salitan sa utos si na mama tsaka ate. Ha? Ate? Si ate, si ate Ana sa bahay? Malamang, doon nakatira yun eh. Di, ang ibig ko sabihin, wala siyang klase? Ang alam ko, wala. Nag-text sa akin eh, agahan ko daw uwi. Dami daw gagawin. So ano, sama ka? Sama ko na dali, para mahiya si na ate at tustusan ako. Hige, sama ko! Hindi, ayoko pa kasing umuwi, kaya sige, sa inyo na lang ako tatambay. Ayos! O tara! Tara! Teka, daan muna tayo sa banyo. Parang amoy floor wax tayo eh. Kakaya naman kay ate mo. Tsaka sa mama mo na rin.
Oh, sama mo rin. Tara, pasok. Iwan mo lang sapatos mo dyan. Gigi. Diyan ka muna. Bihis lang ako ha. Merienda muna tayo bago tayo maglinis. Nagluluto si mama ng turon. Oo nga eh. Amoy ko nga. Ang bango. Nakagutom. Parang gusto ko ate mo. Oh! Ha? Si ate Ann, si ate Ann. Ba't mo mabulong ka? Eh, wala. Uy, may bisita pala tayo. Hi, Tope. Long time no see ha. Ha? Sabi ko, ngayon lang kita ulit nakita. Ano yung dala mong basket, ate? Mga damit ko. Tutupiin ko na. Dami ah. Halatang 10 taon bago maglabay. Kawawa naman si mama. Hoy, akong naglaba neto, no? Hindi. Tope, bihis muna ako ah. Taka, mamaya na. Ngayon na, gago. Init eh. Uy! Ma, dito na ako, ma. Kumusta? Ha? Po? Po? Ha pala, ha? Tinatanong kita kung kumusta. Classmate mo si Bride, diba? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Medyo. Tama yan. Medyohan nyo lang. Huwag masyadong seryoso, ha? sa pag-aaral, ganun. Pero sa ibang bagay, siyempre dapat seryoso. Hmm? Ibang bagay? Gaya ng... Sa ano? Sa pag-ibig, ganun. Ha? Huh? Ano ka mo? Sa pag-ibig? Seryoso ba yan? Ang corny mo, ha? ha? CR lang. CR lang ko, ate, ha? CR ako. Sige. Alam mo naman kung saan, di ba? Mm-hmm. Talihan mo na, Tope. Talihan mo na maglakad. Bilisan mo na. O, Tope! Ay, hello po, tita. CR lang po ako. O, sige. Tapos magme-merienda na tayo, ha? Sige po. Serisan, sana sinabi mo na rin iniirog kita ng pupo! Hindi ka nag-iisip pa kayo. Paano na? Ano mo kaya harap mo ha? Visit ka ba mo ka? Ay, Tope! Ate Ann? Ay, sorry. Tope, paglabas mo, pakisabay naman yung isang basket dyan. Basket? Basket? Ha? Ay, nakita ko na ate yung maliit na basket. Oo, yan. Dalhin mo sa sala, ha? Tutupiin ko pa rin yan, eh. Oo, sige. Pag-ilamos na nga lang muna. Ang butang nasa basket. Panty. At... Bra? At yan... Bakit mo sinusubok ang pagkatao ko? Pero huwag kang mag-alala, Ate Ann. May respeto ako sa'yo. Hindi ko hahawakan ang banal mong panty at bra. Safe sa akin yan. Safe yan. Umayos ka, Tope. Umayos ka. Umayos ka kay Ate Ann yan. Alright. Tara na. Labas na tayo. Ate, ito na yung pan... yung laundry mo. Popoy at Bea, yes, nahulog ako ng malala sa kapatid ng tropa kong si Brian. At hindi lang basta kapatid, kundi nakatatandang kapatid.
Mas matanda sa amin si Ate Anne ng 3 taon. Si Ate Anne at nasa legal age na si Ate Anne when I first met her. But that did not stop me from falling in love with her. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakaganda talaga niya. Marami na magaganda sa lugar namin, pero yung ganda niya ang talagang pumana sa puso ko ng todo-todo. Sa totoo lang, 10 years old pa lang ako, crush ko na talaga si Ate Anne. Lalo lang lumala habang tumatanda ako. At ayun na nga, from crush naging love na by the time I reached high school. She's always on my mind. Literal pala yung halos minuminuto, sumusulpot siya sa isipan ko. Habang kumakain, habang naglalakad, at kahit habang naglalaro ng basketball, umeeko sa utak ko ang boses ni Ate Anne. Dumadaan yung mukha niya. At kapag naiisip ko siya, medyo sumisikip ang dibdib ko sa kilig. Pero hindi lang ako sa physical na aspeto na in love, Popoy at Bea. Ate Anne is beautiful on the outside as well. And phenomenal on the inside. Mabait siya, Popoy at Bea, matinong babae, kumbaga, unang tingin mo pa lang, alam mong hindi siya basta-basta. At lalo pa nga siyang gumaganda dahil na rin sa kabaitang taglay niya. Tope. Uy, morning, Tay. Pasok ko na ba? Apo, paalis na po ako. Anak. Po? May baon ka pa ba? Opo, meron pa naman po. Tipirin mo muna, anak, ha? Madedelay kasi yung pasok na sweldo ko. Bagkos, medyo kulang pa kasi. Matagal akong hindi nakapasok, di ba? Gawa nung trangkaso ko. Opo. Kaya naman, hinay-hinay lang sa gastos, ha? Magbaon ka ng pwede mong ibaon mula dito sa bahay. Ayos lang ba yun? Sige po, Tay. Ako na pong bahala. Pero, Tay. Wala po. Sige. Ingat sa pagpasok, nak, ha? Okay po. So, paano? Goodbye, Shomerize muna tayo ng ilang araw. Ay. Tupi. Ano yan? Ensaymada? Oo. Ensaymada lang kakainin mo? Hindi ako masyado gutom eh. Weh, kailan nangyari yun? Siyempre never nangyari yun. Bakit tinapay lang binili mo? Walang budget, Brad eh. Kulang sweldo ni AirPods. Malapit na deadline ng bayad sa field trip, diba? Baka hindi umabot yung sweldo ni tatay. Ay, ganun? Halika na dito. Humingi ka ng extra plate kay ate. Hati na tayo dito sa order ko. Pang 2 tao naman to eh. Di okay lang. Ulul! Pero eto na, hihingi na ako ng plato. Ako naman eh, hindi tumatanggi sa biyaya. Alam ko naman. Actually, hindi kita mag-offer eh. Medyo matagal nga eh. Sira ulo. Boyo, lagay mo nga ito sa area mo. Ano to? Pagkain, malamang. Kanin, ulam? Pagkain natin yan mamayang tanghali. Ikaw na humawak. Dala ko project ko. Baka may UPE. Wow, ayos ah. Sinabi ko lang pulubi ako, biglang may dala ka ng ganito. Tingin mo ginusto ko magdala ng ganyan? Ha? Tsaka,
Yung para sa field trip mo pala. Oh? Huwag mo na alalahanin yun ha. Bayad na tayo. Tayo? Paano tayo? Bayad na ako? Eh hindi pa naman ako nagbabayad, di ba? Okay na nga, binayaran ko kay Ma'am Joyce kanina. Lobrad, okay ka naman yata sa pagiging generous mo. May pabaho na, may pasagot pa ng field trip. Nox, type mo ako ano? Tarantado, galing sa utol ko yan. Ha? Galing kanina? Si ate nagluto niyang ulam. Sabi ko, sakto, nagtitipid tayo pareho para sa field trip. Tapos, ayun, pasensya nga pala. Nakwento ko kay ate na lihado ka sa budget gawa ng tatay mo. Kaya ayun, binigyan ako ng pera, bayaran ko na daw field trip natin. Tsaka, ayan niya, pinagbaunan niya tayo. Oh, ba't ang sama ng tingin mo sa akin? Ako talaga boy, pag pinagtitripan mo lang ako ha. Oh, gago. Ba't ko gagawin yun? Yung totoo nga. Anong totoo? Oo nga, si ate nagluto niyan, siya rin nagbigay ng pambayad. Kita lulukohin, parang sirato eh. Di nga. Si ate ang talaga may gawa nun? Oo nga, parang sirato eh. Tingin mo gagastos ang kita? Sa akin nga kulang na allowance ko eh. Tsaka, tingin mo marunong ko magluto? At ba't kita pagluluto, sino ka ba? Di nga. Si ate ang talaga nagluto nito? Para sa akin? Sa atin? Oo nga. Teka nga. Bakit ba? Big deal? Wala. Hindi. Siyempre nagulat lang ako. Bait kasi ng ate mo eh. Minsan. Depende. Tara, kainin na kaya natin tong... Uy! Huwag mong bubuksan yan. Baka mangamoy sa classroom, sira. Ako na pala mag-uwi ng Tupperware, ha? Yan ang hindi pwede. Sasapakin ako ng nanay ko, gago. Ako na lang maghuhugas. Timang, siyempre babalik ko rin mamaya. Dana ko sa inyo. Anak, saan ka pupunta? Alas 8 na. Ah, kina Brian tay. Sasauli ko lang po itong mga Tupperware ng mama niya. Tapos naman na po akong maghugas ng plato eh. Tapos doon na po ako kina Brian gagawa ng assignment. Ay, kagastos ka na naman ng pamasahe. Sinabi ko na nga sa'yo magtipid ka. Lalo na ngayon, nag-iba na yung sitwasyon. Po, paano po nag-iba yung sitwasyon? Eh, magkakatanggalan sa trabaho ko. Mukhang kasama ako sa listahan. Di ata maganda yung nag-antay muna ako gumaling bago bumalik sa plante. At pala kahit nag-aapoy na ako sa lagnat, pumapasok pa rin ako. At dapat mala-immortal ako na hindi tinatablan ng sakit. Tay, paano po pag natanggal kayo? Eh di wala. Maghahanap tayo ng lupa sa paligid at magtanim na lang ng kamote. Po? Ah, basta tope. Sundin mo na lang ako. Huwag ka ng gastos. Pumirmi ka muna dito. Maglalakad na lang ako pa. Anak ng... Kailangan ko po talaga mabalik ng Tupperware ng nanay ni Brian. Dahil kung hindi, baka sila po yung magpunta dito. Ano ka mo? Hoy, tupe! Hoy! Pumili ka dito! Nabalik din ako kagad, tay! Yan, malapit na ako kay Labray. Diyos me. Pawis na ako. Basa na yung t-shirt ko. Paano pa ako magpapakita kay ate Aneto? Makakahiya. Palabasin ko na lang kaya si Bre para kunin itong Tupperware. Tupe? Patay. Uwis na po isa ko. Oh, anong ginagawa mo rito sa labas? Tara, pasok ka. Hindi na ate. Nakakahiya eh. Andugyot ko na. Bale, pakiabot na lang po ito kay tita. Itong mga Tupperware tsaka take yung nga po pala dun sa... Oo. Ba't lumalayo ka? Hindi kasi. Uwi na rin ako eh. Hoy, halika nga rito. Pumasok ka muna sa loob. Hindi na ate, hindi na. Tupe, huy! Uwi na ako ate. Tupe! Next time na lang ate. Salamat sa ulam tsaka sa... Tupe, isa! Huwag mong antayin mapikon ako ah. Kinakausap kita. Sorry. Sorry ate Ann. Ay, halika nga rito. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Bakit parang aaning-aning ka? Tsaka, ba't pawis na pawis ka? Sorry. Bakit nga? Tumakbo ka ba? Hindi. Ano kasi, naglakad lang ako. Naglakad? Galing saan? Sa sakayan? Huwag mong sabihin galing ka sa bahay niyo, ha? Parang ganun. Ay, kumusta ka?
Ayos ka lang ba? Ayos lang ate, ayos lang. Tope. Hmm? Eto, usapang matino. Usapang seryoso. Bakit ate? Kapag may problema ka, kapag may kailangan ka, lalo na sa pera, lapitan mo ko. Sa akin ka humingi ng tulong. Naiintindihan mo, ha? Actually, kahit hindi sa pera, kapag may problema ka sa family, even sa love life, basta anything na bumabother sa'yo, lapitan mo lang ako, ha? Huwag kang mahihiya sa akin. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ako na siguro yung pinakamatinong tao na pwede mong makausap. Si Brian? Ay nako, anong mapapayo nun sa'yo? Eh nagdadabog pa nga yun kapag inuutusan eh. Seryoso ako, okay? Okay? Okay ate. Kahit hindi bilang ate. Po? Kahit bilang kaibigan. Sige ate, tatandaan ko yan. Good. Halika, punta tayong tindahan. Libre kita ng ice cream. Ang init, no? Para naman lumamig ng konti ang pakiramdam mo bago ka umuwi. Eh, paano po si Bri? Isama natin? Wag na! Ako unang nakakita sa iyo eh. Ako nang bahala dyan sa mga Tupperware. Iwan mo na lang dyan sa upuan. Hindi mawawala yan. Sure ka? Oo, sure ako. Minsan na nga lang kitang masolo eh. Kaya wag na si Bri. Tayo na muna. Popoy at Bea, Ate Anne is such a kind, loving person. Well, sige, hindi naman siya perfect na mabait na tao. Meron din naman siyang taglay na kasungitan o kasupladahan. Pero sa ibang tao, at depende sa sitwasyon yun. But when it comes to me, never niya pa akong nasungitan. Never pa siyang nagalit sa akin. Yung tolerance nga niya sa akin ay mas mahaba pa kaysa sa sarili niyang kapatid na tropa ko, si Brian. And it's safe to say siguro, Popoy at Bea, na Ate Anne made me feel special in a way. Palagi kasi siyang nandyan para sa akin. Lahat ng problema ko ay sinusubukan niyang solusyonan. Madalas niya akong yayain na tumambay. Madalas rin niya akong utos-utusan. Aaminin ko, nung una ang tingin ko lang sa kanya ay isang admirable na nakatatandang kapatid. But I had a hard time keeping it that way. Nahirapan talaga akong hindi siya tingnan ng higit pa sa ate ng kaibigan. Kasi kahit anong pilit kong maging inosente ang lahat, I eventually saw her as a woman. A woman I want to be with. Siyempre, I kept it to myself for a while kasi nga bata pa naman ako noon. Pero ibang usapan na nung tumuntong na nga ako ng 18 years old. Nagkaroon ako ng confidence bigla. Parang feeling ko may gate na nabuksan. Kasi legal age na rin ako gaya ni Ate Anne. Sabi ko noon sa sarili ko, I think I am man enough para kay Ate Anne already. I think oras na para iparamdam sa kanya na pwedeng-pwede niya na akong tignan hindi lang bilang isang bata, kundi bilang isang lalaki na kapantay niya. Ano? Dugas mo naman. Kanina ko pa hinihingi sa yung bola eh. Walang naririnig. Sorry, ang ingay dito eh. Sus! Palusot ka pang hype ka. Ako na nga. Break muna. Uy. Hoy, ikaw. Kanina ka pang bangko dyan ah. Minsan na lang natin masolo tong basketball court tas wala kang imang ginawa kung dito tumingin dyan sa cellphone mo. Ano ba? May jowa na ba tayo ah?
Wala. Parang tinatamad lang ako maglaro. Bingin tubig. Oh. Oy, totoo. Ayos ka lang ba? Para kasing ilang araw ka ng ganyan eh. Ilang araw na, no? Parang wala sa sarili. Parang malalim lagi yung iniisip. Ah, sige na, sabihin mo na. Ano problema mo? Ano pa't naging magtropa tayo kung wala rin naman akong silbi sa'yo, di ba? Sira. So ano nga? Nakapatay ka ba? Gago? O eh, sinong gago sa ating hirap na hirap magsalita? Anong isipin ko? Sige. Kung iba pa kausap mo, baka nalayasan ka na. Dali na kasi eh. Eh, hindi naman kasi ganun kadali yung sasabihin ko. Ito, makikinig na lang at atpe. Okay, ano na nga? Eh, Brad. Oh. Bale, magpapaalam lang ako sa'yo. Saan ka punta? Magpapasintabi actually. Lu! Ano yan, ha? Bray, okay lang ba kung... Kung manligaw ako sa ate mo? Lu, seryoso ba? Seryoso ako, Timang. Manliligaw nga ako sa ate mo. Wow, biglang di masabi yung atean. O ano, ayos lang? Huy, totoo ba? Baka ginugood time mo lang ako, ha? Totoo nga. Tignan mo pa phone ko, puro picture ng ate mo. Uy, tingin. Lo, totoo nga. Uy, may gusto ka kay ate? Ikaw, ilam ka sa ate ko? Di ba parang ate mo na rin ate ko? Oo, yun ito. Bruh, not my sister, bruh. Sa utak ko para lang tayo magkakapatid. So parang yung ate ko at yung twin brother ko ay magkamabuti. Bro, di ko ma-imagine, bro. So ano? Wag mo muna ako tanungin, bro. I can't, pare. Well, sorry ka. Dahil una sa lahat, hindi tayo magkadugo. Ikaw siguro matuturing ko pang kapatid, pero si Ann? Hoy, kaswal na kaswal ah. Ever since nakilala ko siya, hindi ko pinangarap na maging nakababatang kapatid niya. So, ibig sabihin, all this time, kayo ni ate, may something? Ayun nga eh. Wala. Wala pa siyang alam. At walang iba nakakaalam kundi ikaw pa lang. At talagang inuna kita kasi ayaw kong isipin mo na binabypass kita or what. Tsaka ayaw kong magkagulatan na lang tayo kung sakali mong maging girl. Wag mo nang ituloy. Gets ko na. May gusto ka kay ate. So ano nga? Okay lang ba manligaw ako? Pag sinabi ko bang hindi pwede, hindi mo rin itutuloy? Itutuloy? Ota mo, kaya huwag ka magtanong. Gawin mo na lang kung anong gagawin mo. Titiisin ko na lang makita ko yung dalawang... Basta labas ako dyan ha. Ano mang mangyari dyan sa balak mo, tropa pa rin tayo ha. Tsaka huwag niyo ako itadamay sa mga issues niyo kung sakali ha. At higit sa lahat, ayokong papipiliin niyo ako kapag nag-away kayo. Eh, oo naman. Pero Brad, kurado ka? Ate ko talaga? Ano nagustuhan mo dun? Balasubas yun eh. Wala na Brad. Hopeless case na ako. Tanging makakaayos na lang sa akin si Ann. Yung ate mo. Ibang klase. Kanina lang ate Ann ka pa ng ate Ann ha. Tapos ngayon Ann na lang. Bahala ka nga. Yuck. Okay lang ba itsura ko? Hindi ba ako mukhang libag? Pwede na yan. Wala naman ang i-improve sa pagmumukha mo eh. Tara na, pasok tayo sa bahay. Sabi ni mama, kanina pa daw umuwi si ate. Wish me luck, Brad. Wish me luck. Oo, okay. Best wishes. Ma! Andito na kami! Saan si ate? Pasabi, doon na lang siya sa kwarto niya. Uy, ano pa naman yan? Joke lang, ma! Saan si ate? Eh bakit nagbago na naman yung isip ninyo? Ang gulo-gulo nyo naman eh. Akala ko ba okay na? Tapos ngayon iba na naman yung pinagsasasabi ninyo. Nak naman! May nila yun eh. Iba ang buhay doon. Eh pinayagan yun ako, diba? Naghanap na ako ng dorm, ma. Nag-down na ako sa renta. Ginawa ko naman lahat ng kondisyon nyo para payagan ako ah. Tsaka ma naman, matanda na ako. Kaya ko nang kumita ng sarili kong pera. Ano naman? Pwede ka naman kumita ng pera kahit nandito ka sa atin. Ayoko rito!
May future na naghihintay sa akin sa Maynila. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka naman mga kaibigan lang ang dahilan mo ng pagpunta sa Maynila. Ano bang mga klaseng tao sila, ha? Kilala ba namin sila? Yung mga kababata mo, andito pa rin naman, pero maayos naman ang buhay. Hindi lahat, ma. Hindi lahat. Pero ang hindi ko maintindihan, eh nag-usap na tayo, di ba? Ilang beses na. Pero pa iba-iba kayo ng sinasabi. Kaya tama na, ma. Last na to. Tutuloy na ako. Bray, anong ibig sabihin ng pinag-aaway ni Tita Minda at ng ate mo? Oo nga pala. Anong oo nga pala? Nakalimutan ko. May mga ganyang plano pala si ate. Plano? Anong plano? Aalis siya, aalis siya, ano? Bali. Uy, andyan na pala kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Hmm. Tulungan mo nga ako sandali. Anong gagawin? Paabot nga nung malaking bag sa pinakataas nung cabinet. Yung kulay pula. Alam mo yun, di ba? Ako na lang. Di ba nababanyo ka, Bray? Nagmamadali nga tayo umuwi. Oo, tama. Sige, situpay na lang ate. Di ko na targa kaya eh. Sir lang ako. Sige. Tupe. Tara sa kwarto ko. Okay. Ito ba ate? Oo. Yan. Amin na, abot mo sa akin. Tapos, bumaba ka na dyan sa upuan. Okay. Thank you. Thank you, Tope. Ate? Hmm. Kailan ka aalis? Bukas. Agad? Well, dapat nga last week pa eh. Kaya lang, pinagbibigyan ko lang si Mama. Ba't di mo sinabi sa akin aalis ka? Ba't wala ka man lang sinabi in advance na may plano ka palang ganyan? Ha? Alam ng pamilya, okay. Pero paano naman yung ibang tao may pake sa'yo? Huy, galit ka ba? Oh, sorry na hindi ko nasabi sa'yo. Honestly, wala naman talaga akong balak. I mean, hindi mo naman dapat malaman eh. Bakit? Ba't hindi ko dapat malaman? Dahil ba sa wala lang ako? Outsider, ganun? Hindi ah. Of course not. O eh, bakit? Bakit nga? Ann? Hoy. Anong Ann ka dyan? Halika nga rito. Kokotongan kita eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Porke tumatanda ka na, nagiging bastos ka na. Anong Ann ka dyan? Isa! Ay. Overnight ka rito mamaya? Ha? Dito? Dito ako matutulog? Sama-sama tayo ni Bray. Ba't kasama pa si Bray? Pwede naman ako na lang. Alam mo ikaw, extra ano ka eh, no? Extra ano? Wala. O basta dito ka na matulog. Uwi ka sa inyo, kuha ka ng damit, tapos balik ka rito ha. Mag-movie night tayo ni Nabray. Libre ko kayo ng pizza. Tas yun. Ano yung padespedida mo? Parang ganun. Anyway, dali na. Alis ka na. Mag-aayos muna ako ng gamit. Sige na, go. And mamaya may sasabihin ako. Dali na. Alis ka na. Dami ko pang gagawin eh. Saka na yan. Likot. Kunti na lang sisipain ako nito eh. Uy, kumusta kayo dyan sa sahig? Mula sakto lang. Tung si Bray parang uod eh.
Tabi na lang ako dyan sa kama. Sira ulo. Alam mo, ikaw. Ano? Ay, wala. Sabihin ko sana parang ang weird mo today. Parang ang tapang-tapang mo. Bakit? Dapat ba nahihiya ako? Ano yung kakahiya ko? Anne, may sasabihin ako sa'yo. Gusto ko makinig ka lang. Tupi, matulog na tayo. Maaga pa alis ko bukas. Anne. Matulog ka na. Huwag ka na magsasalita. Anne. At pwede ba tawagin mo kong ate? Ate Anne. Ate Tupi. Ate. Popoy at Bea, aaminin ko, gulong-gulo ako during that time. I was so ready to tell Ate Anne how I feel about her. Hindi nga lang ganong set up ang na-imagine ko, pero ready na ako to confess everything to her. Eh kaso nga lang, parang iba yung aura ni Ate Anne that night. Yung paraan ng pakikipag-usap niya, yung kilos niya, parang nagsasabing wag ko na munang ituloy kung ano man ang binabalak ko. Parang sinasabi ng utak ko na wrong timing, Brad. Wrong timing. And somehow, totoo naman. Ate Anne was in the middle of something really important. She's dealing with something na may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya, in as much as I want to tell her how much I love her, dapat mas unahin ko na muna yung pinagdadaanan niya. At kinabukasan nga, Popoy at Bea, ay umalis na si Ate Anne. Tahimik lang kami ni Bri buong umaga. Nag-absent kami sa school para makapag-spend pa ng konting time para kay Ate Anne. Tumulong pa kami sa pagluluto ng tanghalian. At after lunch, inihatid na nga namin si Ate Anne sa sakayan ng bus. Popoy at Bea, masaya ako para kay Ate Anne kasi nagawa niya na yung matagal niyang gustong gawin. Nanalo siya sa laban sa kagustuhan ng mga magulang nila Brian. Pero nalulungkot ako para sa sarili ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko that time. Madalas na lang akong napapabuntong hininga kapag ka naiisip ko yung hindi ko nagawa. Yung hindi ko nasabi kay Ate Anne. Ang hirap talaga kapag ka nauunsyame yung plano mo na matagal mong pinaghandaan. Akala ko kasi chance ko na eh. Akala ko pagkatapos ng paghihintay ng maraming taon, finally ay masasabi ko na matagal ko na siyang minamahal. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Malay mo. Popoy at Bea, bilang wala na akong nagawa sa pag-alis ni Ate Anne, the best thing na lang na pwede kong gawin ay yung panatilihin yung communication namin. Palagi ko siyang kinukumusta sa chat at sa text. At pagka may time siya, tinatawagan ko rin siya para makapagkwentuhan kami ng mahaba-haba. Hindi nga lang palagi kasi ayoko namang isipin niya na iniistorbo ko siya. But I really tried to make myself visible sa mga social media accounts niya. Gusto ko kasing maging consistent ang communication namin. Kaya lahat ng posts niya, as in lahat ng posts niya, ay meron akong comment or reaction. Pinupusuan ko lahat, kumbaga. Actually, si Anne na lang ang dahilan kung bakit ako may social media accounts. Nag-follow na lang ako ng ibang celebrities para naman hindi niya isipin na ini-stalk ko lang siya. At grabe, Popoy at Bea, ang daming nagawa at napuntahan ni Ate Anne simula nung umalis siya sa lugar namin. She really enjoyed her life. Parang ang dami niya mga adventures. Lahat masasaya. Samantalang ako ay nananatili sa probinsya namin sa Batangas.
dahil nag-aaral pa nga kami sa Nia Bry ng college. Nung unang dalawang taon, umuwi pa si Ate Ann tuwing Pasko. Pero nung sumunod ay hindi na siya nakakauwi pa. Sa halip, sina Bry na lang ang lumuluwas sa Maynila para bisitahin siya. Siyempre gusto kong sumama. Pero hindi naman payag si tatay kasi may gastos din yun. Popoy at Bea. During that time, wala pa akong sapat na resources para magawa ang mga gusto kong gawin. Kaya ayun, kumakapit na lang ako sa social media na parang kala mo ay LDR na talaga kami ni Ann. Bray, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, ayoko. Ito naman, para ipapakilala lang kita eh. Tsaka, matinong babae naman yun eh. Ayoko nga, bakit mo ba ako pinipilit? Eh kasi nga sabi nung insang ko, single daw yun. Pero searching, bilang single ka rin, di perfect kayo. Tsaka balita ako, nakita niyan yung picture mo at huwag ka, natipuan ka daw. Pwes hindi ko siya type. Parang tanga naman to eh. Napakaganda naman para, sobra. O ba di ikaw? Ikaw na lang magpakilala. Gago, gusto ko nga eh. Kung pwede nga lang eh, kaso hindi ako type eh. Ha? Siyempre, inuna ko ireto sarili ko, pero di ako masado. So, ikaw na lang. O tapos tatawanan mo ako. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang maghanap ng babae kusang darating yan. Masasaktan ka lang, tol. Talaga oh. Ewan, huwag mo na alalahanin yung akin. I can manage. Yung sa'yo ang dapat nating ayusin kasi... Brad, okay na ako. I'm good. Hindi ko kailangan ng kahit sino. I'm okay. Kaya please lang, tigilan mo na ako sa mga paganyan-ganyan. Tigilan mo na rin kakaasa kay ate. Ano ka mo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Brad, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Sorry Brad, pero tama na yan. Malabo na maging kayo ni... Basta, malabo na maging kayo ng tao na yun. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan, Brad. Kaya nasasabi mo yan. Isa pa, alam mo naman siguro yung kasabihang good things comes to those who wait, di ba? Kaya please, hindi ka man sangayon sa mga gusto ko, baka pwedeng suportahan mo na lang ako. Huwag mo na ako ililihis ng daan. Kasi alam mo, mapapagod ka lang. Kasi, hindi mo lang alam pero, malay mo, magbunga rin tong ginagawa ko. Ay, yan ang hirap sa'yo. Tinutulungan ka na nga. Tinutulungan? Wala naman akong problema eh. Gay, sabihin mo yan sa bagong. Bahala ka nga. Tope! Tawag ka ni Prof. You know. Come here. Yes sir. Pauwi ka na? Opo sir. Okay, sige. Bali tinawag kita kasi gusto kong i-remind sa'yo na exam nyo yung sa subject ko bukas. At sana naman, Tope, mag-aral ka ng maike, ha? Kasi yung grades mo sa akin naghihingalo na. Itong exam mo na lang ang huling baraha mo para hindi bumagsak. Naintindihan mo? Opo. Asan si Santos? Yung blonde na buhok? Parang nauna pula mo ba siya? Ay, i-message mo nga siya para sa akin. Isa pa siya, sabihin mo mag-aral dahil kasi nulid na lang ang kinakapitan niya. Kayong dalawa. Kaya please, galingan niyo, ha? Yes, sir. Tatapatin na kita. Pag bumagsak kayo sa akin... Hihilahin ng subject ko ang overall grades nyo. Kaya please, Tope. Mag-aral. Yes po. O siya, sige. Ingat pag-uwi. Thank you po. Mauwi na nga. Oh, magkakape ka? Mag-aating gabi na. Ano kasi tay, nagre-review ako, exams eh. Sige, galingan mo. Kamasyado magpupuyat ha. Hindi kailangan mataas ang grado. Basta pasado pwede na yon. Kahit pasang awa. Opo. Sige, matutulog na ako. Sige po.
Kamusta kaya si An? Tulog na kaya siya? Check ko nga kung online siya. Online siya. Simula nung dun siya tumira sa Maynila, madaling araw na siya natutulog palagi. Kumusta kaya yung araw niya? Maganda kaya yung araw niya? O bad trip siya? Ay, miss na kita, An. Miss na kita. Pwede ko kaya siyang tawagan? Gusto ko lang naman marinig yung boses niya. Pwede kaya, An? Pwede kaya kitang tawagan? Hello? An? Sino to? Tope. Huh? Uy, Tope! Hey! Oh, kumusta ka? Ikaw, kumusta? Okay lang. Ako rin. Okay lang. May problema ka? Hindi, wala. Namimiss lang kita. Sige na, Tope. I have to go. Oh, bakit? Hindi, ano kasi, may gagawin pa ako. Iniiwasan mo na naman ako? Bakit mo ako palagi iniiwasan, tinatakasan? Hindi kita tinatakasan. Eh, anong tawag sa ginagawa mo? Ay, Tope. Tsaka, natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin dati? Dati? Sabi mo sa akin, kapag may problema ako, kapag may kailangan ako, lumapit lang ako sa'yo. Tanda mo yan? Oo. Oo naman. Eh ngayon, lumalapit ako sa'yo. Pero parang hindi ka naman willing tulungan ako. Okay, sige. Kailangan mo ba ng pera? Hindi. May problema ka ba sa bahay? Sa school? Kay Tito? Ano? Wala. Oh, eh yun naman pala eh. Hindi naman kasi yun yung problema ko eh. Hindi mo ba kayang solusyonan yung problema ko? Tingin ko naman may idea ka na eh. That's exactly why we need to end the conversation na. Pero bakit? Bakit ayaw mo? Tope, stop! Enough na. Pareho nating hindi kailangan to ngayon. Kung ano man tong... Kailangan kita. I have to go. Bye. Popoy at Bea, every time may problema ako, if I'm feeling down or losing interest in everything, tinitingnan ko lang ang mga photos ni Anne, ay bigla ako nagkakaroon ng lakas. Ito yung literal na, she gives me strength and inspiration to keep going, to work hard, and to give my best. Kasi bukod sa I want to be with her, I also want to be like her. Yung unti-unting na-achieve yung mga pangarap sa buhay. At hindi aware si Anne
na I use her as my ultimate energizer. Pero ang pinagtataka ko, Popoy at Bea, hindi ko talaga maintindihan yung pakikitungo sa akin ni Anne. Oo, nagre-respond siya sa mga messages ko, sa mga comments ko. But every time I try to get closer, ay bigla na lang nagkakaroon ng pader. Parang gumagawa siya ng paraan para ibahin yung usapan o ilihis yung takbo ng diskarte ko. Although she never directly rejected me, well, not yet. Kaya ang motto ko noon, hanggat hindi ako diretsahang nire-reject, I will continue loving Anne. I will continue doing what I need to do to get her to get closer to where she is. Ganun kasi ako, Popoy at Bea. Eh. When I love, I really love. And I'm very loyal. I can't explain it, pero kapag ka may babae sa paligid ko, na alam ko maganda sila, pero I just don't have the drive to pursue them. Or most of the time, tinatamad na lang talaga ako. Kasi kapag ka nakukumpara ko sila kay Anne, most of them, natatalo lang. Pero kung tatanungin ninyo ako kung bakit ako naghihintay, kung bakit hindi ko gawa ng paraan, bakit hindi ko sundan si Anne if I really want her? Ang sagot ko dyan ay timing. Ayoko namang sumugod na lang kay Anne ng walang dalang kalasag o sandata. Yung wala pang maipagmamalaki kundi ang pagmamahal ko lang. Ni hindi nga ako makabili ng bagong rubber shoes tapos magla-love life pa ako. Nagigets nyo ba? Love responsibly, ika nga. Ang importante, I have my eye on the prize. Kaya I did my best sa studies ko, as in total transformation, from pasang-awa grades to dean's lister. Ginamit ko yung kalungkutan ko bilang inspirasyon, thinking that one day, ay makikita ko ulit si Anne. At pag nangyari yun, ay may tapang na ako to ask for her love. Tita, lahat na po ba ito pipirituhin, ha? Oo. Isalang mo na lahat yan. Madami pang darating na bisita mamaya, eh. Sige po. Ma! Wala nang lumpia, ma! Dito, kunin mo na ito. Asan na? Ito, lahat yan. Bagong luto yan. Yung minudo pala, nasan? Re-refill ko na yung nasa lamesa. Si mama kasi nagluluto lang ng specialty niyang minudo pag birthday niya. Ayan tuloy, takam na takam yung mga kapitbahay. Minudo? O teka, tingnan mo doon sa mga kaldero doon. Andyan lang yan. Na, mamaya ka na maglabas ng menudo. Baka mamaya hindi na umabot yan mamayang gabi. Eh, mamayang gabi pa makakarating yung BFF ko nung high school. Kaya wag na, hayaan mo sila maghanap ng menudo. Sabihin mo, ubus na, ganun. Lo, eh andyan po yung suko niyo sa gulay sa palengke. Si Esther? Opo. Ay hayaan mo, mas importante yung BFF ko. Pag binigyan natin si Esther, edi maiingit yung iba. Baka manghingi pa. Tsaka, harangan mo yung daan papunta dito sa kusina, ha? Lagyan mo ng upuan. Oo, ma. Meron na. Iharang mo din yung water dispenser. Ilalabas ko muna itong lumpia. O, hindi yan. Hindi pa luto yan. Ito yung sadalin mo. Ay, o nga no. Bulag eh. O, sorry. Ngarag eh. Buti ka nga dito, paluto-luto lang. Ako, waiter, entertainer ng mga bisita ni mama. Wow! Kala ko nag-hire si mama ng catering service. Yun pala, teamwork lang, sapat na. Oh, parang nakakita kayo ng multo. Ate! Anak! Ay, salamat sa Diyos at nakarating ka. Miss na kita, anak. Thank you, tumuwi ka dito sa atin. Anak! Miss na kita. Grabe, ate. Ang laki ng initi mo. Sira ulo. Kakapunta mo yan sa beach, tas di ka nag-aaya. Na-miss din kita, Bray. Hayop ka.
Welcome home, ate. Oh, upo ka, anak. Upo ka, dali. Brian, itabi mo yung mga kalat sa lamesa. Kain ka na, anak. Nagluto ako ng special menudo ko. Paborito mo yun, di ba? Hi. Welcome back. Tupe. Hi. Oh, upo na, anak. Eto, plato. Ay, ma. May kasama pala ako. Pasok ka. Pasok. Ay, sino yan, nak? Ma, si Earl nga pala. Earl si mama ko. Ay po, tita. Finally po, nakilala ko na kayo. Hello? Ito, kapatid ko. Bri, tama? Hi, pare. hello? At si Tupe. Best friend ng kapatid ko. Uy, hello? Ano mo siya, ate? Boyfriend. Boyfriend. Boyfriend po ako ni Ann. Ay, talaga ba? May boyfriend ka na pala, anak? Aba, bruha ka. Hindi mo naman ka nakuwento sa akin. Akala ko nga tomboy ka eh. Tapos ayun naman pala. Naku, Earl, halika, upo ka dito. Kain na kayo. Oys, Brian! Abutan mo ng plato, boyfriend ng atean mo. Ipagsandok mo sila ng kanin. Tsaka mga ulam. Dali! Po! Magsandok ka ng kanin. Ano ba? Huy! Kilos! Nagugutom na atean mo. Ha? Eh, ikaw na nga lang, Tope. Tope, kuha ka naman ng ulam, please. Sige po. Naku na, kwentuhan mo ko, dali. Ano na mga napuntahan mo, ha? Malaki na ba sweldo mo? Ikaw, Earl. Po? Anong trabaho mo? Gano'ng katagal na ba kayo ng anak ko? Malaki ba sweldo mo? Manaman! O bakit? Siyempre, interview portion tayo, no? Aba, nanay mo kaya ako? asa na pagkain? Ito, Ana. Thanks. Earl. Ayun. Thank you. Anong gusto niyo, menudo? Oo, nak. Sandukan mo silang menudo. Teka. Yan, tsaka asyang hayo. Wow, tita. Sarap po nito ah. Kare-kare, gusto nyo? May pansit din. Sige, please. Gutom na gutom kami ni Anne. Teka. Bray, kuha mo nga silang inumin. Ha? Inumin ka ako? Ba't ako? Tsaka, ba't nagsasando ka? Yan mo sila. Kumuha ka na lang, huwag ka nang magreklamo. Pagsilbihan mo yung ate mo, kakauwi lang eh. Saan pala natin lalagay itong mga bag natin? Sa taas siguro sa kwarto ko. Sige. Tara. Ma, akyat lang kami ha. Lagay lang namin yung... Aka na. Ha? Mga bag nyo, aka na. Ako na mag-aakyat. Ay, oo. Tama, anak. Si Tope na mag-aakyat niyan. Eto, may fruit salad ako ginagawa, oh. Kain kayo ni Earl. Alin dito? Nang tatlong to? Yes. Pero hindi. Sige, ako na. Ako na. Hindi, ako na. Turo mo na lang yung... Ako na. Hindi, sige. Si Tupe na, Earl. Kayang-kaya niya yan. Malakas yan eh. Sure ka? Meron din ako mga hindi kaya. Pero itong pagbubuhat ng bag nyo, malit na bagay lang to. sige, Brad. Thank you. Excuse lang ah. Padaan. Thank you, Tupe.
Sure ka, Brad? Di ka na dito mag-overnight? Di na, di na. Kung ikaw nasa lugar ko, tingin mo magagawa mo pa matulog dito? Actually, kanina ka pa gusto ng umuwi. Naiiya lang ako sa mama mo kasi ang daming hugasin. Makakalat, tsaka alam ko pagod na rin si tita. Eh sige, tara, paalam na tayo kay mama. Yan na si mama o. Tita, mauna na po ako ah. Mag-aalauna na po kasi. Ha? Aalis ka? Teka, kala ko ba dito ka matutulog? Tawag siya ng tatay niya, ma. May lakad daw sila bukas ng maaga. Ay, ganun ba? Sigurado ka? Sayang naman, no? Kakauwi lang ni Ann. Di, ma. Iyaan mo si Tope. Mas importante family, siyempre. Di ka na, Tope. Sabay ako sa'yo. Bibili ako ng soft drink sa kanto. Sige po, tita. Good night po. Happy birthday po ulit. Sige, anak. Salamat, ha? Thank you talaga. Pahinga ka na, ha? Sige po. Tara. O ano? Ayos ka lang? Tagal kong inintay, Brad. Tagal ko siyang inintay. Tapos ganyan. Babalik siya. Pero may kasamang iba. Pasensya na, Brad, ha? Ba yan? Patutuloy ako, naiiyak. Sarap din tadya ka ni ate. Pero, ito seryoso. Pasensya na, tol. Pasensya na talaga. Alam ko naman yung hirap mo sa ate ko. Awang-awa na nga ako sa'yo eh. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Banal lang eh. Pero, hindi ko lang sinasabi pero boto ako sa'yo. Kasi alam mo, maaalaga mo talaga si ate. Pero hindi ko rin alam kung ano nangyari. Kulat din ako eh. Kaya ako na, tol. Ako nahihingi ng dispensa para sa kanya. Pasensya na talaga, tol. Sige, wala ka naman kasalanan, tol. Wala eh. May iba na siya eh. Inom tayo? Tara. Iyain natin si Tito. Ayoko rin sa bahay. Ayoko makipagplastikan dun sa Earl na yun. Iyain natin tatay ko. Magagalit yun. Hindi yun magagalit. Lalo na pag nalaman yung broken hearted ka. Bakit pipilitin bang nararamdaman kung puso'y nahihirapan na nasasaktan? Mabuti pang umiwas. Popoy at Bea,
legit para kaming mga tanga ni Bri during that time. Isipin mo, nasa kalsada kami naglalakad pero nagpupunas ng luha at ng sipon. Nakakatawa kasi doon lang lumabas ang tunay na saloobin ni Brian. All those years, umaarte siya na parang akala mo eh, hindi niya maatim na may gusto ako sa ate niya. Pero alam ko, naniniwala siyang mas mabuting sa akin mapunta ang ate Anya kesa sa ibang lalaki na hindi naman niya kilala. At tama nga siya. Pumayag si tatay na makipag-inuman sa amin. And that was the first time na nagkaroon kami ng heart-to-heart conversation. Nagbigay ng advice si tatay. At nagbigay rin naman ng suporta ang tropa kong si Bri. And honestly, nakatulong sila para hindi ako tuluyang mag-breakdown. Kasi Popoy at Bea, I was really, really hurt. I was very, very disappointed. Alam ko naman kasing may idea si Anne how I feel about her. At kung sakali mang magkaroon siya ng boyfriend, alam kong isa ako sa mga una niyang pagsasabihan. Kaya laking gulat ko na lang nung umuwi siya at may kasamang iba. Wala kasi akong nakitang senyales sa social media accounts niya na in a relationship na pala siya. At wala rin naman siyang naikwento. So, just imagine the shock I felt nung makita ko yung Earl. At sa sobrang shock ko, Popoy at Bea, hindi ako nagpunta o nagpakita ulit kina Anne during her stay sa bahay nila. Nagme-message siya at nagyayaya ng pasyal. Siyempre, kasama yung Earl. Pero sino namang tanga ang sasama sa ganung setup, hindi ba? And how insensitive of Anne to even invite me in the first place. Ano ba ang gusto niyang palabasin? Gusto niyang ipakita sa akin na happily in a relationship na siya? Was it her way of rejecting me? Okay, sige, I get it. Nakakasama lang ng loob. Kasi para niyang sinabi na my feelings are nothing to her. Kaya sa dalawang linggo na inilagi ni Anne sa kanila, sa lugar namin, I never akong nagparamdam. Hanggang isang araw. Oh, magkakape ka na naman. Alas 11 na ha. Hindi ka na naman makakatulog yan. Ayos lang pa. Wala naman akong pasok bukas eh. Ayos ka lang? Ayos lang po. Nyakang-nyaka. O sige, matutulog na ako. Sige po. May tumatawag. Diyos mo, baka yung class secretary na naman namin to. Si Anne? Hello? Hello, Anne? Hi. Busy ka? Ba't napatawag ka? San ka? Sa bahay. Tara, labas tayo. Hindi, okay lang. Kaya na lang. May ano eh, may pasok pa ako bukas eh. Kahit sabi ni Bri, eh wala naman. Ah, sira ulo talaga yan. Tayo lang. Walang ibang kasama. Tayo lang? Uh-uh. Sige, antayin mo ako. Sunduin kita. Wag na. Andito na ako eh. San? Saan ka ba? Sa labas ng bahay niyo. Uy, andiyan ka na. Teka. Sira ulo to, delikado dyan. Dapat kanina mo pa sinabi. Paano pong may humablot sa'yo dyan? Uy! Hi.
Relax. Safe naman ako. Halika nga dito sa loob. Tupi. Tupi. Grabe. Ang laki na ng katawan mo ha. Batak na batak ka. Dati, patpat ka lang eh. O ano? Lika na. Lakad tayo sa bilihan ng ice cream. Alam mo naman 21 na ako, no? O bakit? Ayaw mo ng ice cream? O na, lika na. Grabe, no? Wala pa rin pinagbago tong lugar na to. Yung tindahan ni Manang Guada, andyan pa rin. Pati yung talyer ni Mang Bok. Ay, teka. Andyan pa ba yung anak ni Mang Bok? Sino yung Richard? Oo yata. Basta yung nanligaw sa akin dati. Tanda mo? Ah, oo. Wala na, nag-asawa na. Balita ako, nagsima na ata. Ah. Ang galing talaga. Alin? Kala ko, parang ang tagal-tagal ko nang nawala dito sa atin eh. Sa Maynila kasi, ang bilis-bilis lahat. Ngarag everyday, pagod everyday. Kaya feeling ko parang isang dekada na akong nandun. Pero pag uwi rito, saka ko lang na-realize na hindi naman pala ganun katagal. Kasi, tignan mo dito sa barangay ninyo, parang wala halos pinagbago. Eh, ano namang magbabago sa 3 o 4 na taon? Malay mo naman, di ba? Iba dito, An. Mabagal ang buhay dito sa atin. Maraming bagay ang kayang maging matatag ng mahabang panahon. Hindi pa rin ako sanay na tinatawag mo akong An. Alam mo ba yon? Parang mali kasing tawagin kitang ate. Kung hindi naman ate ang tingin ko sa'yo. Bakit mo sa tuwing mag-o-open up ako tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo, palagi kang umiiwas? Hindi ako umiiwas. Umiiwas ka? Hindi. It's more like, paano ba? It's more like, dinidelay ko lang. Bakit? Hindi ko alam eh. Alam mong mahal kita, di ba? Oh my God. Alam mo, di ba? Tupi. An? Tingin ko kailangan mo na akong harapin. Masyadong mahaba na yung tinagal ng pagdedelay mo eh. Oo o hindi. Alam mong mahal kita. Alam ko. Kaya din i-delay ko. Bakit? Eh kasi, alam mo yun? Hindi ko alam. Ilang taon ko lang tanong yun sa sarili ko eh. Dapat nga, tanong ko sa'yo kaso tumatakas ka eh. Bakit nga, An? An? Teka lang naman, Tupi. Eh, hindi naman ganun kadaling sagutin yung tanong mo, no? Bakit, An? Tupi! Bakit, An? Kasi hindi ko alam yung isasagot ko. Dalawa lang, yes or no? Yeah, well, hindi ganun kadali, Tupi. Hindi ganun kadali. Bakit? Tupi naman eh, ang daming bakit. Alam mo naman mapupunta tayo sa ganitong usapan, di ba? The moment na nagpunta ka sa bahay ko ng mag-isa, sa likod ng utak mo, alam mo na kailangan mo na akong harapin. My God! Kailan ka pa naging ganyang katalino? Ang hirap lumusot sa'yo, ha? Iniisip ko palang kumilos. Alam mo na kaagad yung gagawin ko. Kaasar! So bakit nga? Bakit nga hindi ganun kadali? Kasi... Alam mo, An, maging honest ka lang. Magpakatotoo ka lang. Once and for all, ibaba mo yung guard mo.
at sabihin mo yung mga bagay na gusto mong sabihin nang walang takot. Dahil tayong dalawa lang naman yun nandito eh. Subukan mo lang maging honest. Dadali ang lahat. Fine, fine. So, yun nga. Dinidelay ko nga yung topic about you and me. Kasi hindi ko alam kung anong isasagot ko kapag sinabi mo sa akin na... Na mahal kita. Na mahal mo ko. Hirap na hirap, An. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi... Kasi I did like you. You were special to me. Very special. At siguro... Kung nagstay ako dito... Ewan, baka... Baka naging tayo. Ba't di ka nagstay? Ba't hindi naging tayo? Kasi... Ang daming dahilan eh. Mas bata ka sa akin. Hindi ka pa ganun ka mature. 18 ka lang nung umalis ako. At ikaw matured na. Well, compared to you? Maybe. Okay, next. Tapos, ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong itry. Na... Feeling ko hindi ko magagawa kapag naging tayo. Well, if ever naman kasi, hindi naman kita pipigilan eh. If gusto mo mag-travel or what. Tapos iiwan kita rito? Tapos syempre, magtatampo ka. Kasi, bata ka pa talaga nun. First girlfriend mo ko pag nagkataon. Tapos, mag-aaway tayo. Tapos, magagalit tayo sa isa't isa. And then, we're going to hate each other. Siguro nga tama ka. Posibleng ganun yung mangyari. Maliban sa isang bagay. Alin dun? I will never hate you, Anne. Never. Kasi tingnan mo naman. Ilang taon kitang inantay. Inayahan lang kita. Hindi kita kinulit, hinabol. Kasi alam ko, kailangan mo yan eh. Yung kalayaan na yan. Tapos, bumalik ah. May kasama kang iba. Masama ang loob ko, oo, pero hindi ko magawang magalit eh. Tinry ko pero hindi talaga eh. Nung nakita nga kita sa pinto kanina, parang gusto kong bumagsak sa sahig eh. Ganun kita kamahal, An. Na kahit anong gawin mo, mahalin mo ako, saktan mo ako, patanggapin ko. Magmahal ka ng iba, iiyakan lang kita. Pero ganun pa rin. Kaya kung hindi ka pa rin believe sa akin, Ann, ewan ko na lang. Believe naman ako sa iyo eh. Oo, pero gusto kong mahalin mo ako. Mahalin mo ako, Ann. Hindi na pwede to, pe. May iba na eh. Simple lang. Hiwalayan mo. Hindi rin ganun kadali eh. Sus. Kasing bait mo rin siya, Tope. Sobra. At ang dami niya ring sakripisyo para sa akin. Okay, gets. Pero... malay mo. Kaya ko rin yung mga nagawa niya. Kaya ko rin yun, An. Higit pa. Lamang lang siya kasi pinagbigyan mo siya eh. Ako, hindi. Tupi.
naman eh. Huwag mo na akong pahirapan. Ayan, baka nga panahon na para ikaw naman mahirapan. Tupi. Bigyan mo ko ng chance, An. Tupi, no. Isang chance lang, An. Huwag kang unfair. Huwag akong unfair sa'yo. Pero kay Earl, okay lang. Look, Tupi. Kaklaruhin ko lang, ha? Pinuntahan kita para magkaroon sana tayo ng closure. Pero ano tong ginagawa mo? Gumagawa ka ng gulo eh. Ginugulo mo ako. Ginugulo mo yung utak ko. Itigil mo na nga yan, utang na loob. Tama na! Pinuntahan kita para magpaalam. Hindi para maguluhan. No, An. Tingnan mo ako, An. Ano? Don't get me wrong. Hindi kita inaagaw. Wala akong inaagaw. Eh, anong tawag mo dyan, Aber? Well, confused ka kasi may something ka pa rin para sa akin. Tupi. At pag-isipan mo. Pag-isipan mo mabuti. Tupi naman. May choices ka na. Oh my God. Makinig ka, An. Pakinggan mo ako. May choice ka na. And that's okay. That's okay, An. Huwag kang matakot. Kasi hindi kita inaagaw. Hindi to pang-aagaw. Wala akong ginagawang masama. Sadyang binibigyan ko lang ang sarili ko ng karapatan na makuha ka. Natakpan ang mga mata nang umaabos na luha. Umaasang makita ang pagmamahal na sa ating dahilan ng nakaraan. Alaalay mananatili pare. Popoy at Bea at mga kamorkada, I hope you don't mind, pero when I saw an opportunity to finally confess everything, I grabbed it. I grabbed it as if my life depended on it. Sa isip-isip ko, hindi na ako papayag na alis na naman siya nang wala na naman akong nasasabi. Kasi ramdam ko talaga na kahit papaano, may pag-asa ako eh. Matalino siyang babae. Alam kong nababasa niya ang mga kilos ko towards her. At gaya ng sinabi ko kanina, she never rejected me. She never said, "Tope, hindi kita gusto." That alone is my go signal, Popoy and Bea. At matapos nga ang usapan namin na yun, parang may biglang nagbago sa akin. I felt like I was really ready. I was ready to fight. At kahit hindi ko pa nga na-achieve yung mga plano kong ma-achieve bago ko siya i-pursue, I just knew then that it was the right time. By the way, hindi ko goal ang mang-agaw. Goal ko lang ay ang ipaalam kay Anne na merong isang Tope na matagal nang naghihintay sa kanya. Kaya ayusin niya sana yung mga desisyon niya sa buhay. Popoy at Bea, bumalik nga sa si Anne ng Maynila na confused, litong-lito. Kasi binigyan ko siya ng problema. And it's about time na problemahin naman niya ako. Gaya ng pumumroblema ko sa kanya for how many years. At eto na nga, ang parinig ko, Popoy at Bea. Sana pumayag akong o pumayag kayong basahin ang maikli kong mensahe para kay Anne. So Anne, antayin mo lang ako. Papunta ako ng Maynila. Huwag mo sana akong takasan. Kung i-reject mo ako, i-reject mo ako ng harapan. Pero kung hindi mo ko patitigilin, ay gagawin ko ang lahat para ikaw ay mapa sa akin. Hanggang dito na lang mamuna ang kwento ko, Popoy at Bea. Malay nyo, sumulat ulit ako with an update sa journey ko to finding love.
to finding Anne. Maraming salamat sa buong team ng Dear MOR. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Tupi. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, malay mo. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa buong team ng inyong programa. At syempre, binabati ko rin ang mga astig kong kapwa kamorkada. Lalo na doon sa mga nanatiling loyal kahit sa online na lamang naririnig ang programang Dear MOR. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong lahat para sa oras na ilalaan ninyo sa sulat ko. Itago nyo na lamang ako sa pangalang B-Boy. I'm 26 years old at meron akong maliit na general merchandise shop dito sa amin. Dati akong accountant pero dahil na burnout ako sa pinagtatrabahuhan ko, naisipan kong magsariling negosyo na lamang. Anyway, napasulat ako sa inyo, Popoy at Bea, kasi meron akong ongoing na something-something na pinagdadaanan. At lahat ng pinagdadaanan ko ay dahil kay Yanyan. Classmate ko nung college si Yanyan. Pero hindi kami ganun ka-close noon. Naging close na lang kami nung nag-class reunion sa isang restaurant one time. At nataong magkatabi nga kami. Pero we started out as wala namang mali siyang magkaibigan lang. Hanggang sa aksidente ko itong nalagyan na nga ng mali siya. Eh kasi naman Popoy at Bea, habang tumatagal, lalong paganda ng paganda sa paningin ko si Yanyan. Mapapisikal o sa ugali man. Petit lang si Yanyan, maputi, mahaba ang buhok at dalagang Pilipina kung kumilos minsan. Pero madalas nga ay maligalig, lalo na kapag close friends ang mga kasama niya. Si Yanyan yung tipong mahahawa ka sa kakulitan niya. At doon nga ako tuluyang nahulog sa kanya, Popoy at Bea. Perfect blend, kumbaga, yung mga qualities niya. Kaya isang taon after nung reunion namin na noon, doon na nga ako nag-umpisang magparamdam ng intensyon kay Yanyan. Wala naman akong expectations, Popoy at Bea, nung mag-umpisa na nga akong dumamove sa kanya. Dahil alam ko namang hindi niya ako type bilang higit sa isang kaibigan lang. Kaya nga it's my job to make her see me in a different way. To make her realize I could be the one. Yung mga ganun. Alam ko naman yung mga challenges na kinakaharap ng isang manliligaw eh. Dahil nagka-girlfriend naman na ako before, bago dumating sa buhay ko nga, si Yanyan. Pero hindi ko rin in-expect, Popoy at Bea, yung duration ng aantayin ko para lang sa matamis niyang oo. Yang, kung oo man ang isasagot niya sa akin. Paper, yellow badge, saka ano nga pala yun siya. Ah, banan ng staper. Okay, kompleto na. Oh, B-Boy, musta? Ay, low pa. Musta tindahan? Okay lang pa. Yan na ba yung inventory mo? Ah, opo, pinatapos ko na. Baka bukas kukuha na ako sa supplier. Ah, samahan na kita. Anong oras ba? Hindi ko po sigurado pa eh.
Kapag nakipakiusapan ko po si ate na siya muna magbantay dito. Ah, oo nga. Ah, teka pa. Tumatawag lang si Yan-Yan. Yan-Yan? Yung nililigawan mo? Opo eh. Wait lang pa. Wait. Hello, Yan-Yan? B-Boy! Oh, yes. Ano yun? Busy ka ba? Para sa'yo hindi. Ano meron? Hindi nga. Busy ka? Para sa'yo nga hindi. Dali na. Sabihin mo na kung anong gagawin natin. Sundayin kita? Oo, kaso... Anong oras? Eh, yun na nga eh. Katatapos lang kasi ng seminar namin. Actually, dito lang malapit sa area nyo eh. Kaso, ang hirap mag-book ng masasakyan. Tapos yung sakay ng jeep, napakalayo. Nasa loob kasi ito ng subdivision yata. Parang subdivision sa loob ng subdivision. Ah, so ngayon na. As in, ngayon-ngayon na. Hindi, sige. Wag na. Ako nang bahala. Sige na, bye-bye. Uy, huwag nang bye-bye. Ito naman, kakausap ka pa eh. So ngayon na nga, pwede naman ako eh, susunduin kita. Para magamit naman natin yung bagong helmet na binili ko para sa'yo. Ano, game? Magbibis lang ako. Mabilis lang ako makakarating dyan kasi nakamotor naman ako. Sure ka? E paano yung tindahan? Ako nang bahala dun. Basta antayin mo ako ah. Send mo sa akin yung address tapos picturean mo yung harap. Or kung nasan ka, send mo sa messenger. Sure ka? As in sure ka talaga? Baka ma-hassle eh. Hindi, wala nang hassle-hassle na ganyan. Basta antayin mo ako. Send mo sa akin yung detalye ah. Okay, okay. Thank you, B-Boy. See you. Okay, ingat ka dyan. Bye-bye. Oy. Teka, ano yan? Alis ka? Opo pa eh. Si Yan-Yan kasi nahihirapang makauwi. Walang masakyan. Eh, nandyan lang naman sila. Mga 15 minutes lang pagmumotorin ko. Oy, teka. Eh, paano itong tindahan mo? Si Ate Jing pa. Wala, umalis. Eh, si Mama? Nasa manikuran. Eh, di kayo. Ay, wag mo ako maiwan-iwan dito. Wala akong alam sa mga tinitinda mo. At isa pa, bala ko na rin umalis. Ah, edi, sige pa. Sasara ko muna yung tindahan. Ay, teka. Ba't mo gagawin yun? Eh, mabilis lang naman ako pa eh. Eh, hindi magandang bigla ka nagsasara na lang kung kailan mo gusto. General merchandise tong tindahan mo. Inaasahan ka ng mga tao dito sa lugar natin. Patingin ka sa labas. May tao ba? Wala naman, di ba? Walang customer. Di wala nga atang naglalakad sa labas eh. Init-init sakit sa balat nung araw. O tapos ikaw, magmamotor ka pa. May jacket naman tsaka naka-helmet pa. Wag na. Sabihin mo na lang kaya niya na mag-book na lang. Eh, wala nang mabook pa. Kailangan pa siyang puntahan doon. Eh paano tong... Ah. Relax lang. Ngayon lang to. Ano ngayon lang to? Eh, pangilang beses mo nang ginagawa to ah? Oh, hindi pa. Never pa ako nagsara ng tindahan. Ngayon lang. Pero ilang beses mo bigla-biglang iniiwan tong tindahan at pinapabantayan sa kapatid mo o sa mama mo? Pa naman eh, mamaya mo na ako sermonan. Nagmamadali na ako. Balik na sa bahay pa. Sasara ko na tong tindahan para makalis na ako. Dali na. Balik na dun. Nako, tong batang to. Oo. Sa tapat ng bahay nyo. Ah, teka. Tanggalin ko na yung helmet. Kumusta yung helmet? Kasyang-kasya naman, di ba? Oo, kasyang-kasya. Grabe, dinagdagan mo naman yung mga utang ko sa'yo ah. Utang? Anong utang sinasabi mo dyan? Ang dami-dami mo na kayang binigay at saka binili para sa'kin. Sus, as if naman pababayaran ko sa'yo yun. Hoy, hindi naman ako asyumera, no? Bala ko namang bayaran ka, paisa-isa lang syempre. No, yan. Kailan kita siningil? Sige nga. Well, oo, hindi ka naniningil pero mahiya naman ako, no? Tsaka tong helmet na to, ang mahal kaya nito, no? Walang kaso yan. Kasi importante sa akin yung safe kapag angkas kita. Balak pa naman kitang gawing official backrate ng pangmatagalan. Alam mo na. Oo, alam ko. Yan. Naku, buti na lang andiyan ka na. Tito Dan? Bakit po? Naku, tulungan mo nga ako mag-book ng padeliveran. Kasi yung tita mo nakalimutan yung envelope ng ilalakad niyang papeles. Tatanga-tanga talaga kahit kailan tong tita mo. San po ba pupunta si tita? Bakit hindi niyo po tawagan? Eh, nasa tren na daw siya. Hindi siya makakababa. Eh, malilate-late na yun sa appointment niya sa DFA. Sige po, susubukan kong mag-book. Teka po ha.
Oo, pakidalian lang, anak, ha? Ako na lang po. Ha? Ako na lang po maghahatid niyan sa tita ni Yanyan. Ay, sige nga, please. Nakamotor ka naman, ano? Tito! O, bakit? Biboy, hindi na. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Magbubuk na lang ako ng... Hindi, ano ba? Nyaka-nya ako yan. Malayo yung DFA, ano ka ba? Nakamotor naman eh. Kapag nakamotor ka, kahit saan madaling pumunta. Huwag lang uulan, kaya ako na yan. Para malalaks na kayong dalawa ng tito mo. Ay, tito, akin na po. Ako na po maghahatid. Okay lang po naman na dumiretso ako ng DFA, ano? Doon ko na lang po kitain yung tita niyan yan. Oo naman! Tatawagan ko. Bigay ko rin sa iyo yung number niya, ha? Ah, sige po. Biboy naman eh. Relax yan yan. Maliit na bagay. Gusto mo sama ka? Hay nako. Tapos ihahatid mo na naman ako rito pabalik. Eh sobrang out of way na, no? Gustuhin ko man, pero mas mahahassle ka lang. Hindi, okay lang kasi. Ay, hindi. Sige na, go na. Ihatid mo na yan. Tapos umuwi ka na kaagad para makapagpahinga ka. To kasing tito ko, hassle eh. Yung tita mo ang hassle. Desperado lang akong gawa ng paraan yung kagagahan niya. Ay. Sige na, B-boy. Alis ka na. Maraming salamat sa paghatid, ha? At sobrang sorry sa bigla ang hassle. No problem, ma'am. Ah, tito, alis na po ako. Maraming salamat, nak, ha? Ano yan? Anong drama yan? Bakit parang nakabusangot kayo yung lahat? Seryoso ba yan? Tatawa-tawa ka dyan. Kala mo nagbibiro kami. Ano bang problema? Eh, ikaw kasi. Aalis-alis ka. Sinarado mo yung tindahan. Tapos, ano oras ka na nakabalik? Hapunan na? Wow ha! Kung andito pa siguro kami ni Mama, eh baka kami na nagbantay sa negosyo mo na dapat ikaw ang nagbabantay. Eh kaso asan ka? Naging delivery boy ka pa nung nililigawan mo. Kadiri na yung pagiging tuta mo sa babaeng yan, ha? Uy, ate, wala namang ganyanan. Bait-bait ng tao, ginaganyan mo eh. Utot mo! Hindi anak. Ano lang kami, concern lang naman kami sa'yo. Eh ang tagal-tagal mo nang nililigawan yung si Yanyan eh. Mag-iisang taon na daw, sabi ng Ate Jing mo. Eh napapansin namin na ang dami-dami mo nang pinagagagawa dun para sa tao. Pero parang wala naman ata siyang balak sagutin ka. Hindi ba? Wala yan, pa. Ginagamit lang niya yung si B-boy. Ate. O ano, ano? Pa, ate. Huwag po sana kayo magsalita ng ganyan. Hindi niyo naman po kasi kilala yung tao. At kung ano man po yung ginawa o ginagawa ko para sa kanya, ako po kusa ang nagdesisyon nun, hindi siya. Kahit siya naman yung tumawag na naman sa'yo para magpasundo? Yun, emergency yun. Kahit ang daming beses na? Eh, wala ka naman kasing alam. Ang akin lang, anak. Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay pag-ibig mo. Basta, hindi mo sana pinapabayaan yung negosyo mo. Yung mga gawain mo dito sa bahay. At lalong-lalo na yung sarili mo. Naintindihan mo? Oo naman, pa. Alam ko yan. Alam na alam ko yan. Matanda na po ako eh. Kayo naman oh. Sus! Aanihin mo yung edad mo kung tanga ka naman. Che! Popoy at Bea, nung time na yun, mag-iisang taon ko nangang nililigawan si Yanyan. Pero sa totoo lang, hindi ko namalayan yung paglipas ng mga buwan. Kasi sobra akong nag-i-enjoy na kasama si Yanyan. Nag-umpisa kami as friends, kaya we know how to have fun as friends. Pero we know how to be romantic as possible, lovers, well at least on my side. Hindi pa nare-realize ni Yanyan yun. Pero palang araw, I'm sure she will. Popoy at Bea, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, sobra akong na-in-love kay Yanyan. Una sa lahat, type na type ko siya physically. Ang ganda-ganda niya. Sobra. At aanhin ko, real talk lang po ha, ang daming beses ko na na-imagine what it's like to kiss or hug her.
at hindi na ako magpapaka-plastic pa dito. Na-imagine ko na rin kung papaano kami maglalambingan sa kama. Oh well, a boy can only dream. At sa sobrang in love ko nga kaya niyan, minsan kahit ako, nagugulat na lang din sa mga kaya ko palang gawin para sa kanya. Ay, sarap talaga ng pagkain dito. Salamat sa libre pa. Anytime. Ah, B-boy! Dali natin si Mama dun sa coffee shop na Instagramable. Nasa second floor ata yun ang mall na to. San yun? Ulam yun ah. Minsan lang ako mapadpa dito eh. Ay, tara na. Para makauwi na tayo agad. Sige, tara. Ano matawag sa akin? Teka, baka si Anyan to. Eh, si Anyan niya. Hello? Hello? B-boy? Oh, yan. Yes. What can I do for you? Busy? Hindi naman. Well, nasa labas ako kasama sina Mama, pero pauwi na rin naman kami. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayong magkita? Magkita? Oo naman. Sige, punta ka ta dyan. Ah, hindi. Magkita na lang tayo somewhere. Ayoko rito sa bahay eh. Asan ba kayo? Ako na lang pupunta dyan. Nandito kami sa mall eh, kaso pag pumunta ka dito... Okay lang sa'yo na pakilala kita kina Mama. Pero joke lang yun. Ganito, sunduin kita tapos sa iba tayo pumunta. Ha? Game? Game na, kasi pag dito tayo for sure, manggugulo tong ate ko eh. Sige, sabi mo eh. See you. Antayin mo ako ha. Bye-bye. Yan, oh. Inom ka muna ng tubig, hindi yung puro kape ka ng kape. Thanks. Okay ka na ba? Medyo nahimasmasa ka na ba? Ay, oo, okay na ako. May napagsabihan na ako eh. Kaya gumaan na yung pakiramdam ko. Eh, ano daw bang mangyayari sa mama mo? For now, oobserbahan daw muna. Tuloy yung gamutan, pero uumpisahan na rin yung paghahanap ng donor. Eh, syempre ako, numero unong magpapatest kung match ako kay Mama. Kaso yung ibang nasa bahay, gaya ni na Tito Dan, mukhang malabo kasi matanda na rin sila eh. Ang inaalala ko lang, paano pag hindi ako match? Anong mangyayari? Ano yung susunod na gagawin? Hanap ng ibang donor? Eh, paano kung wala? Walang mag-match? Walang gustong pumayag? Magbabayad kami? Bibili? Saan? Paano? Uy, isa lang. Huwag ka muna mag-overthink. One problem at a time. Nag-focus muna tayo sa'yo. Kung match ka or hindi. Pero ipagdasal nating match, syempre. Tapos saka mag-isipin yung susunod. Pag hindi ka match, hindi hanap tayo ng iba. Ang dami ko na kasing nabalitaan tungkol sa donor na yun eh. Meron nga dyan, sa tagal ng paghahanap, wala na. Inabutan na yun ang taning nung tao. Pero marami rin naman ang success story, di ba? Mas mabuting yun ang isipin mo kaysa dun sa morbid na kwento. Ay, B-boy, paano kapag hindi ako match? Match ka niyan. Paano nga kung hindi? Ganito na lang. Kapag hindi ka match, ako susunod. Magpapatest din ako. Malay mo, ako nakasagutan na iniintay mo. Sira ulo ka ba? Bakit mo naman gagawin yun? B-boy, hindi biro yung kidney transplant ha? Para sa pasyente at para sa donor. I know. Kaya huwag kang magpresenta basta-basta. Hindi ito laro-laro, B-boy. Yan. Para namang hindi mo kilala. Tingin mo gagawin kong biro yung sitwasyon mo? Seryoso ako. Willing ako mag-donate para sa mama mo. Mama mo yun eh. Alam kong mahal na mahal mo siya. Oo, pero B-boy,
Hindi mo kami kaano-ano. Huwag mong isugal yung buhay mo para sa isang estranghero. Wow, so estranghero din ba ako sa'yo, ganun? Alam mo ang ibig kong sabihin, kung ginagawa mo yan bilang parte ng panliligaw mo, huwag na lang. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Hindi to para sa ligaw-ligaw na yan. Yan, hindi ko alam kung napapansin mo ba o hindi. Pero lagpas na ako sa ligaw stage na yan. Lahat ng ginagawa ko hindi na para sa matamis mong oo. Parang hindi na nga ako umaasa dun eh. Ginagawa ko na lang itong mga bagay na to kasi mahal kita. Ganun ka simple. Tsaka, hindi naman tayo sigurado kung magmamatch tayo eh. Kaya hayaan mo na lang sana akong subukan. Pakasakali lang naman, di ba? Niwala ka. Sobrang willing akong tumulong sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Kasi, hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala ang nanay mo eh. Baka mawala yung yan-yan na kilala ko. Baka pati ako itaboy mo. Grabe, ang komplikado na parang hindi yung screening ng kidney donor. Pero mukhang nyaka-nyaka naman eh. Anak nang! Ate! Hoy! Gago ka ba? Ba't nagsisearch ka ng ganyan, ha? Wala ka naman sakit, ha? Hype ka para kanino yan, ha? Anak nang, may sakit si Anya, no? Tas ano, idodonate mo yung bato mo? Patay ka kay Papa! Ay, hindi ganun yun! Pa, si Biboy, oh! May katangana naman ginagawa! Mama! Si Biboy, oh! Hoy, ate, hindi ganun yun! Ate, bunga nga mo eh. Parang timang naman ito, hindi nga ganun yun. Oy. Ano na naman yan? Aray! Pa, etong gagong to, magdodorate ng kidney dyan sa yan-yan na yan. Ha? Ano? Pa, hindi ganun yun. Okay lang to si ate, asumere. Gumagawa ka na kwento. Para nagsisearch lang naman ng bagong kaalaman sa buhay eh. Ulul, anong bagong kaalaman ka dyan? Kailan mo ginawa yun, ha? Teka nga. Nagugulan ako sa inyo eh. Ano ba nangyayari, ha? Si B-Boy kasi, nagsisearch tungkol sa organ donor na yan. Alam nga mamema lang, di ba? May ma-search lang. Eh kanina lang pa, di ba? Hindi na sumama sa atin sa kapihan niyang si B-Boy. Kasi, tumakbo na naman yung kay Yan-Yan. Kaya sure ako, may problema na namang daladala yung Yan-Yan na yan. At yan! Yung organ donor channeling na yan. May kinalaman dun yun for sure. Pusta ko pa sweldo ko next month. Totoo ba yun, B-Boy? Pa, hindi po totoo yun. Ito si ate kasi. Ewan ko ba kung ba't nag-espia to na hindi ko maintindihan. Nag-a-assume lang na kung ano-ano eh. So curious ako tungkol sa organ transplant eh. Hindi ba pwede may napanood lang ako tapos gusto ko mag-further research? Itong si ate parang tanga eh. Yun naman pala, Jing eh. Pinakaba mo pa ako. Kala ko kung ano na nangyari. Fine, whatever. Pero B-Boy, totoo man o hindi ang alibi mo, wag na wag ka magdodonate ng kung ano man dyan sa yan-yan na yan, ha? Kidney, mata o kahit daliri. Daliri daw? Naku, lalo na pera. Wag ka magdodonate ng pera dahil sinasabi ko sa'yo, B-Boy, hindi mo pa jowa yan. At I doubt na magiging jowa mo pa yan, kaya hindi siya worth it. Ubusin mo lang yung sarili mo pag jowa mo na o kaya asawa. At higit sa lahat, kapag mahal ka na rin niya, naintindihan mo? Wag tanga! Popoy at Bea, nagkatotoo nga ang takot ni Yan-Yan. Hindi nga siya matched. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi ko na kinailangan pang magpa-test. Dahil nakakita agad ng match sa isa sa mga pinsan ni Yan-Yan. At willing din namang mag-donate yung pinsan niyang iyon. Pero bakit nga ba mag-iisang taon na eh hindi pa rin ako sinasagot ni Yan-Yan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero for some reason, hindi naman din ako atat o sobrang aning na malaman kung bakit. Kasi Yan-Yan has been treating me very well. Maayos niya akong pinakikitunguhan. Palagi siya nakikipagkwentuhan sa akin. Ramdam ko na may tiwala na nga rin siya. Isa pa, gumagawa rin naman siya ng mga paraan para matulungan ako kapag ako naman ang nasa alanganing sitwasyon. Yan-Yan is always there for me, the way
I am always there for her. Kaya mahaba ang pasensya kong maghintay. Kasi positibo naman ang nakikita at nararamdaman ko, Popoy at Bea. Pero syempre, tao lang din naman ako. May mga times na nadadala din ako ng emosyon. Lalo na kapag may mga tao sa paligid ko ang nagpapasok ng kung ano-anong hindi magagandang ideya. Pare Koy, maraming salamat sa pagpunta sa birthday ko. Alam ko busy ka, pero salamat sa paglaan ng oras sa akin. Oo naman. Tayo-tayo na nga na magkakatropa eh. Tsaka nakakamiss din pumunta sa mga inuman ah. Eh, hindi ka naman kasi manginginom. Nakailang invite kami sa'yo kahit dati pa eh. Kaya nga nagulat ako, pinagbigyan mo ako this time. Andodon yun, paro. Kasi yan yan talaga ang may gustong pumunta dito. Kasi yan, namimiss na daw niya yung tropa eh. Speaking, kamusta na pala kayo? Okay na ba? Hindi pa eh. Seryoso? Bale, tagal mo na pala nanliligaw? Parang gano'n lang. Talaga? Eh, ba't di mo kaya tanongin bakit ang tagal? Tinanong mo na ba? Ano itatanong ko? Ba't di mo pa ako sinasagot? Parang tanga naman yun. O bakit hindi? Par, kumbaga sa pagkatrabaho, kailangan may evaluation every now and then, di ba? I-check mo lang naman bakit hindi ka pa sinasagot. Kasi obviously may pag-asa ka. Kasi hindi ka naman binabasted, di ba? Try mo lang. Sira ulo. Seryoso nga. Alam naman ganyan ka lang habang buhay. Abang-abang, antay-antay. Reality check din, par. Kasi baka mamaya nagsasayang ka lang ng oras, di ba? Par, kahit kailan, never naging sayang sa oras yan yan. Lahat ng oras na binigay ko sa kanya, worth it lahat. Nakonsumo ko na rin naman yung saya kasama siya eh. Oo, sige, palusot ka pa. Go lang. Fino, curious ka rin malaman anong meron o anong wala at bakit 100 taon nang lumilipas eh wala pa rin aksyon. Tanong ka na? Speaking oh, ayan na si Yanyan. Yanyan! Yanyan! Pstroy! Try mo lang. Yan, liga dito sandali. Hype ka talaga. Shhh! O bakit, Efren? Dalian mo't maglalagay pa ako ng kanta sa video, okay? Hindi. Kasi itong si B-Boy, may tatanong sanang napakahalagang tanong na sana masagot mo ng totoo at galing sa puso. Huh? Wala yun, yan, yan. Matagal na niyang gusto kong itanong to eh. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Hmm? Ano yun? Go ahead, B-Boy. B-Boy? Hmm? Ano yung itatanong mo? Hindi, kasi ano... Yes? Go, kaya mo yan. Ano ba yun? Itatanong ko lang sana... Ano yun? Yan. Pwede na ba kita maging girlfriend? ano bang tanong yan, B-Boy? Dito talaga? Bakit hindi? Dapat nga matagal ko nang tinanong sa'yo eh. Pwede na bakit na maging girlfriend? Bibs, ngayon mo talaga itatanong yan? Alam mo, nakainom ka lang. Oo nga eh. At salamat sa beer. Nagkaroon ako ng lakas ng loob tanongin sa'yo yung isang bagay na dapat noon ko pa tinanong sa'yo. B-Boy. Kasi yan yan, isang taon na rin eh. Isang taon na ako nagdadasal na sana maging tayo na. Alam mo namang mahal kita, di ba? Pero hindi mo alam kung gaano ako nagpipigil sa lagay na to. Ang dami ko pang pwedeng gawin para mapadama sa'yo yung seryosong ako. At ikaw talaga yung gusto kong makasama. Pero dahil hindi tayo, kailangan kong mag-hold back. Parang palagi may limitasyon eh. May pagkakataon gusto kitang yakapin pero ayoko kasi baka sampalin mo ako. Minsan, gusto ko nang mag-loan sa bangko para bumili ng bahay natin. Pero hindi ba hindi pwede kasi hindi naman tayo. Maraming beses nagigil na ako sa'yo pero dapat behave lang ako. Parang pwede kitang mahalin pero may hangganan lang. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Parang sasabog na yung dibdib ko, akala mo ba?
B-Boy. Kaya sana once and for all, sabihin mo sa akin, pwede na bang maging tayo? Dahil kapag hindi, sabihin mo sa akin kung bakit. Sabihin mo anong kulang, anong wala. At pinapangako ko sa'yo, gagawin ko lahat. Mapunan lang lahat yung butas na nakikita mo. So, yan yan. Can you be my girlfriend? B-Boy. Yan yan, please. No. No, B-Boy. No? No. Ayaw mo sa akin? Hindi sa ganun. Hindi mo ako mahal? Look, B-Boy, ha? Tingin ko, this is not the right time and place para... Ayaw mong maging akin ka? B-Boy, bukas na lang natin... Kung ayaw mong maging akin ka, edi sa'yo na lang ako. Sa'yo na lang ako, yan yan. B-Boy, parehas lang yun eh. Magkaiba yun. Ikaw, ayaw mong ibigay yung sarili mo sa'kin. Kaya ang gawin natin, ako, ibibigay ko yung sarili ko sa'yo. Wala kang kailangan gawing iba kundi tanggapin lang ako. Sige na, oh. Hindi naman kita angkinin eh. Pero ikaw, pwedeng-pwede mo akong angkinin. Tama, di ba? Ay, B-Boy, lasing ka na. Umuwi ka na kaya. Bukas na lang tayo mag-usap. Yan yan. Ayoko nang kausap ka. Hindi ko gustong kausap ka habang may amats ka, no? Nawawala ka sa sarili mo eh. Sige na, umuwi ka na. Eh friend, ikaw na bahala kay B-Boy ah. Doon lang ako kina Angie. Yan yan! Yan yan! Par, usapan natin. Itatanong mo lang kung bakit hindi ka pa rin sinasagot. Hindi ko sinabi niyayain mo maging girlfriend. Parehas lang yun eh. Magkaiba yun. San banda? Yung isa, nakakaawa. Yun yun. Sana ko pwede maging proof. Yung isa naman nakaka-offend. Yan yan, pwede na ba kita jawain? Gets mo ba? Tinanong ko lang naman kung pwede ko ba siya maging girlfriend eh. Nung nakaka-offend dun. O ay, asan yung kausap mo? Andun, sa malayo. Bakit ka mo? Kasi na-offend siya sa tirada mo. Alam mo ang labo mo. Kanina lang tinutulak mo akong magtanong, tapos ngayon ako pasisisihin mo. Eh sino ba naman kasing tanga yung magtatanong ng will you be my girlfriend ang may amats, ha? Diyos me, doon pa lang eh. Hindi na akong tataka kung bakit di ka pa sinasagot. Eh sa kailangan ng alak para magkaroon ako ng lakas ng loob eh. Anong gagawin? Sige nga. So inamin mong duwag ka. Takot ka ma-reject. Kaya pala inabot ka ng isang taon eh. O sige, good luck na lang sa'yo. Malalo na bukas. Tingnan natin kung kausapin ka ba niyan yan. Tingnan natin kung yung isang taon mo, inauwi rin sa kangkungan. Kapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Pati mo pagbigyan ang pag-ibig ko. Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataon. Mahalin mo. Popoy at Bea, aminado akong wrong move yung ginawa ko. Dapat na nahimik na lamang ako. Pero aminin ko, tinake advantage ko yun, tapang na ibinigay sa akin ng alak. Minsan lang kasi talaga akong uminom eh. Kaya minsan lang kumapal ang mukha ko. At syempre, hindi rin nakatulong yung sulsol ng kaibigan kong si Efren. Kinabukasan, hindi kami nagkibuan ni Yanyan. Hindi siya nag-message sa akin ni isa. Samantalang ako, nanahimik din sa sobrang hiya. Tipong gusto ko nang magpalamon sa lupa. Kaya lumipas ang isa, dalawang araw, wala pa rin. Sobrang kabado talaga ako during that time, Popoy at Bea. Naisip ko kasing wala na eh. Bad shot na ako sa nililigawan ko. Feeling ko lahat ng pinagpaguran ko, mababaliwala na. Although mabait si Yanyan, never siyang nagalit sa akin
Or baka never ko lang siyang binigyan ng dahilan para magalit sa akin. Kung sakali, iyon ang unang pagkakataon na magkakatampuhan kami. Ang una at baka huli na rin. Kasi baka ang katahimikan ni Yanyan ang senyales na wala na. Wala ng pag-asang manumbalik pa kami sa dati. At lalong wala ng pag-asa na maging kami. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. 6 months. Popoy at Dea, lumipas ang 5 araw. Doon na talaga ako nagpanik sa sobrang katahimikan. Nawala yung hiya ko, napalitan na ng takot. Kasi baka magkatotoo nga yung mga kinatatakutan kong yun eh. Kaya kahit mahirap ay naglakas ako ng loob na tawagan na si Yanyan. Hindi niya sinagot ang una kong tawag. Hanggang sa pangatlo kong tawag, wala pa rin. Wala na. Doon na ako nanlambot talaga, Popoy at Bea. Ang dami-dami ng senaryo ang tumakbo sa isipan ko. Una na dyan yung busted na nga ako. Goodbye na sa love team na B-Boy at Yanyan. Yung isang taong o yung isang taong paghihirap ko ay parang mapupunta na talaga sa wala. Nawalan na ako ng posibleng girlfriend. Nawalan pa ako ng close friend. But knowing me, syempre I will not go down without a fight. Nag-decide akong puntahan si Yanyan sa bahay nila para kumprontahin siya. In a malambing way. Once and for all. Hi, Yanyan. Hello, Yanyan. Hi. Uy, Yanyan. Hey, Yanyan. Kadiri nang yan. Hey, kadiri. Yanyan, kamusta? Dapat yung tanong kaso lang. Teka. Or, teka. Palat ako bang nabubuwang na ako? O, tawagan ko na lang. Baka mamaya wala sa bahay. B-Boy? Oy, B-Boy! Tito Dan? Hello po, hello po. Oh, anong ginagawa mo dito sa kanto? Ba't dito ka pumarada? May espasyo naman doon sa harap ng bahay, ah. Tsaka ba't parang ngayon na lang ulit kita nasagap, ha? Ano po kasi? Tamang-tama. Kailangan namin ng tulong. Tulong? Bakit po? Ano nangyari kay Yanyan? Ay, Diyos, may relax lang. Okay lang si Yanyan. Kailangan namin ng tulong sa pagbubuhat ng gamit. Lilipat na kasi kami ng bahay. Yung mas malapit sa ospital. Para na rin sa mama ni Yanyan, kay Ate Sol. So ano, tara na sa bahay. Sige po, sige po. Perfect timing ka rin. Bumili ako ng merienda. Yan. Tingnan mo, oh. May bisita ka. Napulot ko dyan sa kanto natin. Echos. Yan. Po. Kako, may bisita ka. Andito si B-Boy, oh. Pasok ka, B-Boy. Pasensya na, ang kalat-kalat. Hanap ka na lang dyan ang maaupuan mo. Ahanda ko lang itong binili ko merienda, ha? Sige lang po. Thank you po. Yan. Eto na, Tito. Nandito na ako. Ay! Iyan ka na pala. Tawagin ko na lang kayo pagkakain na tayo, ha? Yan. Umpisahan mo sa mga box dyan. Nakikita mo yung malaking box sa tabi ng TV? Ha? Yung malaking box sa tabi ng TV. Oo. Dyan mo ilalagay yung mga libro dun sa bookshelves. Lahat yan. Pero pagpagan mo muna bago mo ilagay sa box. Pag natapos mo yan,
tumulong ka na balutin sa newspaper yung mga babasagin. Tanungin mo si Tito Dan alin yung pwede mong gawin. Ingatan mo kasi may koleksyon ni Mama lahat ng yon. Pag may nabasag ka, lumayas ka na lang, okay? Okay. Sabihan mo ako pag natapos mo na lahat ng yon. Pero yan, paano yun? Mamaya na tayo mag-usap. Magtrabaho ka muna. Sige na, mag-umpisa ka na. Magtutupi lang ako ng mga damit. Sige, sabi mo eh. Oh, eto na ang juice nyo. Maraming pansit sa loob, ha? Kuha lang kayo. B-boy, ikaw, kain ka lang, ha? I'm sure pagod na pagod ka. Okay lang po, Tito. Thank you po pala sa dinner. Wala yun. O siya, doon muna ako sa loob, ha? Ay, kayo nga mag-mosquito repellent kayo dyan. Yan. Ang dami lamok dito sa garahe. Sige po, Tito. Ako na pong bahala. Okay. Yan. Okay, yan. Nagpunta ako dito para humingi ng sorry. I'm sorry sa inasal ko ng birthday ni Efren. I'm sorry kung nalagay kita sa alangan ng posisyon. Hindi ko naman intensyon na cornerin ka eh. Nakakahiyaman pero aaminin ko na dala lang ako ng alak ng sulsul ni Efren. Pero hindi ko naman siya sinisisi. Sinabi ko lang yung mga dahilan kung bakit nagawa ko yun. Kaya I'm sorry. Promise hindi ko na uulitin yun. I'm really sorry. Yan. Ilang araw ka na sigurong naaaning, no? Oo naman, sobra. Halata naman. Ilang araw kang walang paramdam eh. Ikaw kaya ang walang paramdam? Aba, ako bang dapat unang magparamdam? Hindi naman sa ganun, pero ikaw kasi yung unang nagigising sa atin eh. Kaya ikaw yung palaging unang nagme-message. Sinasabi mo sa akin yung schedule mo, yung gagawin mo, ina-update mo ako palagi, di ba? Kaya nung nagising ako kinabukasan tapos wala akong natanggap na kahit ano, alam ko nagalit ka. Ganun ba yon? Ako ba yung unang nagme-message sa'yo? Parang ganun. Sa bagay, tuwing gigising ako sa umaga, yun naman yung una kong naiisip na gawin eh. Ang ipaalam sa'yo yung schedule ko. Para just in case na gusto mo akong makita, alam mo na kung anong oras ka makakasingit. Kahit ano palang tago ko, may lalabas at lalabas din na senyales. Kahit anong tago mo? Tago ng alin? Anong sinyal? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, B-boy. Ang totoo niyan, parehas na tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Parehas tayo ng nararamdaman? Pero yan. Bakit parang hindi ka yata masaya na sabihin yan? Ayaw mo ba? Matagal ko na rin napapansin na may nararamdaman na rin ako para sa'yo. Ilang buwan na? Di ko alam. Eh, di ba dapat good news na yun? O anong problema yan? Bakit parang bad news yun sa'yo? Bakit parang isang malaking problema kung may nararamdaman ka na rin para sa'kin? Ay, sige B-boy, ganito. Once and for all, sasabihin ko na sa'yo lahat. Lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano matatapos tong usapan natin pero siguro ito na nga yung oras para maging honest ako sa'yo. Ay. Mahal na kita, B-boy. Pero hindi pa kasing level siguro ng pagmamahal mo sa'kin. Pero meron na. Yun ang sigurado ko. Sa normal na sitwasyon, dapat tayo na, di ba?
Kaya lang, Diboy, hindi ko pa kasi kaya magkaroon ng karelasyon ngayon eh. In other words, I like you enough para hindi ka basta din. Pero I don't love you enough yet para gawing official to. I want you to be always by my side. Pero wag muna tayo mag-all out, ha? Namimiss kita, pero wala akong time para hanapin ka. Palagi kitang naiisip, pero marami ka rin kasabayan sa utak ko. Ay. What I'm trying to say, B-boy, is pwedeng maging tayo, pero hindi ko lang sigurado kung kailan. Bakit? Bakit hindi mo alam kailan? Kasi ang dami pang nangyayari sa buhay ko. Si Mama, ooperahan pa lang. Bantay sarado ako sa kanya. Kasi may diabetes pa siya. Tapos, nagtatry din akong ma-promote sa trabaho. Pero at the same time, gusto kong magkaroon ng love life. I have responsibilities. Pero ayokong ma-miss out yung opportunity to find a good man. A good partner. Magagalit ka siguro, B-boy, pero oo, sinasadya ako na standby ka lang. Kasi hindi ko man kayang pagsabayin sa ngayon, at least andyan ka na. Anytime na kayanin ko na. B-boy. B-boy, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka na ba sa akin? Oh. I guess dalawa lang pagpipilian mo sa gantong sitwasyon. Ang mag-antay o hindi. Ang mag-stay o umalis. Nasa iyo yung desisyon. Responsibilidad kong tanggapin kung ano man yun. Popoy at Bea, Yanyan confessed her feelings for me. Gaya ng sinabi niya, hindi man sintindi ng pagmamahal ko sa kanya. At least, meron na. Kesa naman dun sa walang-wala talaga. Kahit singlit pa yan ang butil ng bigas, ang importante, may feelings na si Yanyan para sa akin. Ngayon, maraming sinabing rason si Yanyan during that time kung bakit hindi pa pwedeng maging kami. Pero aaminin ko, hindi ko na masyadong inintindi lahat ng yon. Kasi lumutang na ako sa ulap dun pa lang sa part na sinabi niyang parehas na kaming may feelings para sa isa't isa. Kaya bilang isang taong in love, wapakels na ako sa mga kondisyon niya. Ang importante para sa akin, Popoy at Bea, ay gusto niya rin ako at magiging kami din one day. That's for sure. Walang exact date, pero one day. At dahil medyo nagkaroon na ng development ang panliligaw ko kay Yanyan, kinumbinsi ko siyang pumunta sa bahay para makilala na siya ng family ko. Si Yanyan kasi ayaw pang makilala ang parents ko dati hanggat hindi pa kami. Ayaw niya daw kasi magkaroon sila ng expectation sa kanya. Pero nakumbinsi ko naman siya nung niyaya ko siya na parang biglaan lang. Hindi pinaghandaan. At ipinangako kong hindi ko sasabihin in advance sa family ko na pupunta siya. Para walang pressure. Ang mahalaga, we are taking it one step at a time. Pasok ko. Pasok. Welcome to our humble home. Pasensya na, hindi pa ganun kalinis pero presentable naman eh. Pasok ka, pasok. Andito ba yung parents mo?
tumupad ako sa usapan, ha. Hindi ko sinabi sa kanilang pupunta ka. Pero andyan nga sila. Check natin. Ma! Pa! Pa! Mama! Mukhang wala sila, eh. Ay, okay. Ano ba yun, ha? Bakit ang ingay-ingay? Diyos me, B-boy. Uuwi na lang pa grand entrance pa. Ay, may bisita pala tayo. Hello? Ate, si Yanyan. Ah, oo nga, no. Si Yanyan nga. Hi! Yanyan, ate ko, si Ate Jing. Hello po. Sorry, hindi kita nakilala agad. Yung picture mo kasing nakita ko, mahaba pa yung buhok mo. Eh ngayon, umikli na eh. Ah, opo. Mainit na nga po kasi yung panahon. Ang hirap mag-maintain ng long hair. Sabagay. Anyway, kumain na ba kayo? Tara, merienda tayo. Sina mama ate? Ah, umalis. Mamayang gabi pa siguro yung dating. Anyway, magluluto ako ng pancit canton. So, kailan lang pa sa inyo yun? Ah, hindi na ate. Ako na. Order akong pizza. Okay, sige. Gusto ko yan. Manlibre ka naman for a change. Grabe, busog na ako. Sakit na tiyak ko. Katakawan mo kasi. Ay, pasalamat ka nga at na-appreciate ko yung pinadeliver mo eh. Hindi katulad mo, never na-appreciate. Ano? Pinagsawa sabi mo dyan? Char lang. Or maybe not char. Anyway, alam mo, kanina pa ako nangangati talaga makipag-chikahan kay Yanyan eh. Oo. O ano? Ang defensive masyado ah. Ah, Yanyan, pasensya ka na sa ate ko ah. Yung bunga nga niyan, walang preno eh. Prank ka masyado. Minsan wala sa lugar, so... Hoy, B-boy, wag ka masyadong defensive. Alam mo yon. Wala pa nga akong sinasabi, may pa-viewer's discretion ka na dyan. Bakit? Kasi natatakot ka na baka may tanungin ako kay Yanyan. Baka may ichika ako na hindi mo bet. Ate ah, sinasabi ko sa'yo. Magtatanong lang naman eh, masama ba? Ate. Yanyan, question lang. Yan, hindi mo kailangan sagutin yan. Meron sa inyo itong kapatid ko. Kasi higit isang taon na yun nanliligaw. May pag-asa ba siya sa'yo? May bala ka bang sagutin, if ever? My God, ate! Eh kasi parang ang tagal-tagal lang humuhopya sa'yo nung kapatid ko. Eh syempre kapatid ko yan. Kita ko yung hirap niyan sa'yo at yung stress, yung pagod, lahat na! Ate! Curious lang ako, no? Type mo naman ba yung kapatid ko? Kasi kung hindi, ay girl, mag-isip-isip ka na. Sinasayang mo lang yung kapugian nitong si B-boy. Ate, utang na loob. I mean, oo, maganda ka. Pero wag masyadong magmaganda, ha? Marami pa naman ang for sure na mas higit sa'yo, eh. Sabing tama na, eh. Oo, chill. Tatahimik na. Yan. Tara, labas tayo. Lipat na lang tayong tatambayan. Bigla kasing umasim dito, eh. Hindi, okay lang. Halika na, Yan. Okay. Ate Jing, una na po ako. Okay, nice meeting you. Thank you po. Nice meeting you din po. Sige na, tara na. Bye-bye po. Ingat! Saan mo gustong pumunta? Gusto mo ba sa mall o hanap na lang tayo ng coffee shop? O kaya magpamasahe kaya tayo? Kahit ano. Gusto mo mag-night ride tayo? Paket ng Antipolo? Game? Bahala ka. Okay ka lang? Yeah. Look, I'm really sorry about kay ate. Huwag mo nang pansin yung pinagsasabi nun. Masama talaga ugali nun eh. Tsaka hindi nag-iisip yun bago magsalita. Walang pakayan sa feelings ng kausap. You know what? Hindi naman ate mo yung problema ko eh. Ha? Bakit sa akin nasabi ng ate mo yun? Bakit niya ako tinanong ng mga ganong bagay? Bakit? Alam niya ba kung anong nangyayari tungkol sa atin? Ha?
ibig sabihin, nagkikwento ka sa ate mo tungkol sa atin. Alam niya lahat ng nangyayari sa ating dalawa? Ang tanong, sa ate mo lang ba? Baka pati sa magulang mo, ina-update mo na rin eh. Sinasabi mo ba sa kanila tuwing magkikita tayo? Ini-enumerate mo ba sa pamilya mo lahat ng mga pabor at tulong mo sa akin? O baka naman sa kanila ka nagrarant sa tuwing napapagod ka na sa akin? Yan. So sino pa, ha? Sino pang pinagsabihan mo ng mga problema mo sa akin? Sino pang nakakaalam na kesyo pinaasa kita o ginagamit kita? Dali! Sabihin mo! Para naman handa ako kung sakaling makaharap ko yung taong yun. Ay wait, mga tao pala. Teka nga, nagagalit ka ba sa akin dahil sa mga tinanong ng ate ko? Naiinis ako sa iyo ngayon kasi bakit nalalaman ng ibang tao? Ako nga wala akong pinagsasabihan ng tungkol sa iyo eh. Walang alam yung family ko sa mga pinaggagawa mo. Nagigets mo ba, B-boy? Yan. Di kaya guilty ka lang? Ano? Baka kaya ganyan ka mag-react kasi alam mong marami akong pwedeng sabihin hindi maganda sa family ko o sa mga kaibigan ko. Ah, so marami kang ang hinaing. Marami kang hindi gusto. O kung gano'n naman pala, edi tumigil ka na. Tumigil ka na sa panliligaw. Tutal, ang dami mong reklamo eh. Hindi yun ang punto ko, Yanya. Alam mo, mas mabuti pa. Ako na mismo yung magsasabi sa'yo. Tumigil ka na. Busted ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Plastic mo. Yan, teka. Saan pupunta, Yan? Huwag kang susunod sa akin. Kung ayaw mong magalit ako. As in yung galit na hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Kaya dyan ka lang. Oh, teka. Ano ba tong ginawa ko? May mali ba akong ginawa? Kasalanan to ni ate. Tama. Dahil sa kanya kaya nagalit si Yan. Saan ba yun? Ate! Ate! Well, okay, Popoy at Bea, I might have made a little mistake there. Oo, palakwento ako sa family ko. As in, halos lahat ay nakikwento ko. Lumaki kasi ako sa isang pamilya na very open sa isa't isa. At yung parents ko kasi, in-encourage kami to say or express ourselves. Well, obvious naman sa kapatid kong matabil ang dila, hindi ba? Walang preno ang Ate Ching na i-express ang saloobin niya. Another thing about my family kasi, Popoy at Bea, oo, nagbibiruan kami, nagbabarahan. Pero we deeply care for each other. Ayaw naming naaapi ang kahit sino man sa amin. Nagkataon namang sa paningin ng family ko ay ginagawa akong alilang tuta ni Yan. After that incident, Popoy at Bea, hindi na naman kami nagkibuan ni Yan. Na-offend kasi siya. Feeling niya, lahat ng ginawa ko, sinabi niya sa akin ay inire-report ko sa family ko. Siguro she felt exposed or yung privacy niya ay medyo, sabihin na nating nasabotahe. Pero ewan ko, ang masasabi ko lang, nakakatawa kami. Nakakatawa kami kasi kami yung dalawang taong hindi naman magjowa, pero madalas mag-LQ. Okay. Ito na po ang yelo. Yun. B-boy, usog ang paa, please. Ay, sorry. Anak, magpa-deliver ka nga ng liyempo. Yung dati mo rin pinadeliveran nung huli tayo nagiinuman. Sige po, pa. Ang totoo niyan, Efren. Kaya lang naman ako nagpainom dahil dito kay B-boy. Namumroblema kasi yung anak ko. Pa, hindi naman. Asus, kakakwento mo lang sa akin nung isang araw . Ilang araw na kayong walang usap ni Yan. Pero huwag kang mag-alala. Napagsabihan ko na yung kapatid mo. Ibang level talaga si Ate Jing kahit kailan. Ibang level ang ugali. Pero syempre, kahit napagsabihan ko na si Jing, may parte sa akin ng medyo sumasangayon din sa ginawa ng ate mo. Valid naman yung tanong ng ate mo.
Opo, alam ko po yun. Valid po yung tanong, pero hindi valid yun sa kanya nang galing. Ako na nanliligaw, hindi naman ako ganun umasta. Eh, mapunta nga tayo doon. Ano bang lagay nyo, ha? Kasi hindi ka na bumabata, B-boy. Dapat sa ganitong panahon, may matino ka ng love life. Para pagdating ng hinog na taon, eh, pwede ka na magpakasal. Tapos pwede nyo na kami bigyan ng maraming apo, di ba? Alam mo pa, hindi ka naman ganyan dati. Pero nahawa ka na kay mama. Kailan ka pa naging concerned kung kailan ako magpapakasal at mag-aanak? Oy, matagal ko nang naiisip to. Hindi lang dahil sa mama mo. Pagka-graduate mo pa lang ng college, naisip ko na yung future mo bilang ama. Eh, yun na nga lang ang mapapamana ko sa'yo eh. Ang alin, tito? Ang magkaanak? Eh, yung maging mabuting ama, syempre. Ah... Pa, tingin ko dapat bawas-bawasan ko na yung kadaldalan ko sa inyo. Tingnan mo nangyari. Nagalit sa akin si Anyan. Mapupurnado na naman yung usad naming dalawa. Ewan ko ba? Ayaw yata ng Diyos na magka-girlfriend ako eh. Baka sabi ni Lord, Nak, hanap na lang ng iba. Ayun. Ayun ang pwedeng-pwede, anak. Madami naman dyan eh. Sus, dami daw dyan. Ay, teka, may tumatawag sa akin. O, Nak, bakit? Sino tumatawag? Husta ko po si Anyan. Natigilan eh. Si Anyan? Oh, naku sabi po, ni... ayan na. Oh, binaba na niya. Oh, bilis naman. Hindi man lang pinatagal yung pagdiring. Walang katsaga-tsaga ano. Kung anong kinatsaga ni Biboy sa kanya, siyang kinaikli ng pasensya niya. Nag-message siya niyan. O, ano sabi? Magkita daw kami. Naku, ayan na po siya. Saan kayo magkikita? Puntahan ko raw. Yan, Asus. Yan. Nak, huwag ka nang pumunta. Lo, bakit naman tito? Eh, pagkakataon mo na to, anak, para makatakas dyan kay Yan-Yan. Marami naman dyan iba. Eh, hindi lang si Yan-Yan na paasa. Lupit bumanat ni tito, ah. Eh, ayaw din kasi ng mama mo, Biboy, ang si Yan-Yan. Hindi rin siya natutuwa sa kung paano katratuhin. Kaya ang boto, it's a no for me. Dito ka lang. Mag-inuman tayo. Nako, tito, pasensya na. Love kita, ha? Pero di ako sasang-ayon sa inyo sa parting yan. Eh, siyempre, kapamilya niyo po si Biboy. Kampi kayo sa kanya. Eh, di nyo naman po kasi kilala si Yan-Yan, eh. Mabait naman po yung tao. Iba lang takbo ng isip. Di lang the usual pagdating sa pakikipagrelasyon. Diyos me. Pinagsasabi mo, eh, friend. Walang ganoon. Pag-iinarte lang yan. Kung gusto ni Yan-Yan yung anak ko, o eh di dapat nun palang sinagot na niya, di ba? Pero dahil hindi niya masyadong gusto, pinatatambay lang niya. Ay, yun, ang galing. Boy, ang boto ko, go na. Sige lang, ilaban mo lang. Ay, hindi. Dito ka lang, B-boy. Lo, seryoso ka, tito? Strict ang parents? Testing lang, testing. B-boy, paglaban mo yan. Oy, Efren, pag kinontra mo ko, hindi ka na makakatuntun sa pamamahay ko. Kung alang-alang sa love life ng best friend ko, tito, sige, tatanggapin ko. Siraulo. Alis na, B-boy. Oy, dito ka lang, B-boy. Alis na. Naniniwala ka pa kay tito, eh. Good time ka lang yan. Seryoso ako, Gunggong. Gulo nyo eh. Alis na nga ako. Yon! Woo! Oh, Efren, alam mo na. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ito na mo si tito. Malay mo, pinapunta siya dun para sagutin. Eh, magkaaway nga. Eh, tapos sasagutin. Eh, sa bagay. Eh, sige, anak. Pumunta ka na dun. Para mabasted ka na niya once and for all. Ito pala oh, may dala akong favorite mo. Milk tea na may red bean. Thanks. B-boy? Pinapunta kita rito kasi hindi ko na kaya na may ganitong away tayo. Eh, hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Never naman ako nakikipag-away sa'yo. Yun na nga eh. Aminado naman akong ako palagi yung nagre-react ng kung ano-ano. Pasensya na ha. Pasensya na kung ang gulo-gulo ko. Pasensya na kung hindi ako katulad ng iba na madaling kausap. Maniwala ka o hindi, ayos lang sa akin yun. Ayos lang sa'yo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, eh tama.
Pero I'm trying naman eh. I'm trying naman to sort out my feelings. To sort out my priorities. At B-Boy, isa ka sa mga priorities ko. Sorry kung marami kang kasabayan, pero I'm working on it. Natatakot lang talaga ako na maging tayo ngayon kasi I might mess up. Baka mag-demand ka ng oras ngayon na hindi ko pa kayang ibigay. O kaya hanapan mo ko ng mga bagay na deserve mo pero hindi ko pa ma-produce. Nagigets mo ba? Honestly, hindi. Ay, kita mo na. Kahit sa pag-i-explain ko, ang labo ko. Yan. Ano bang gusto mo mangyari? Ganun na lang. Sabihin mo na lang sa akin yung parang wish mo mangyari. Yung perfect plan mo sana. Ay, B-Boy. Alam ko, I have to make a decision sooner or later. Well, better sooner, di ba? Ang gusto ko sanang mangyari. Baka pwede mo pa akong antayin ng mga 6 na buwan pa. 6 na buwan? 6 na buwan. Anong meron sa 6 na buwan? Anong nag-aantay pagkatapos ng 6 na buwan? Antayin lang natin na makarecover kahit papano si Mama. Tapos, matapos yung training ko sa trabaho. Feeling ko in 6 months, matatapos lahat ng yun eh. Tapos? Tapos after 6 months, pwede na tayo. Tayo na. As in official. Sinasabi mo bang tatapusin mo lang yung mga tatapusin mo? Pag okay na, pwede nang maging tayo? Oo. Matik, agad-agad. Kapag nakita ko ng clear na lahat, sasabihan kita. Wala nang ligoy-ligoy. Tayo na. 6 months? Ang tanong ko lang is, willing ka ba? Willing to wait ka ba? B-Boy? Anong nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? I'm sorry. Wala. Walang nakakatawa. Sorry. So, ano sa tingin mo? Yan. Nagawa nga kitang antayin for 1 year and 3 months. Sisim na lang sa akin yung 6 months na yan. Pero teka, sure na ba yan? As in, wala nang atrasan, ha? Wala nang baw yan. In 6 months, tayo na. Oo. Sure ka? Oo. As in, sure na sure? Oo nga. Eh, call. Game ako dyan. Sure ka? Sure na sure ako yan. Matagal na kitang gusto maging girlfriend at hindi ako susuko ngayon. Ngayon na may assurance na ako nakuha. Basta ba promise, walang bawian yan, ha? B-Boy, matagal na rin kitang gustong maging boyfriend. Nagtitiis lang ako alang-alang sa mga iba ko pang responsibilidad. Yun na lang yung nagbibigay sa akin ng drive para tapusin yung mga kailangan kong tapusin. Hindi ako naglalaro, B-Boy. Lalo naman ako. Wala nang bawian yan, ha? In 6 months, tayo na. Oo, B-Boy. In 6 months, wala na akong ibang aatupagin. Kundi ikaw na lang. Ikaw naman. Popoy at Bea, may mga kaibigan akong nagsasabing ang tanga-tanga ko. Dahil obvious naman daw na ginagamit lang talaga ako niyan. Meron din namang nagsasabi na for convenience lang ako para kay Yan. At may mga narinig din akong nagsasabi na ang weirdo daw ng setup naming dalawa. Yung setup na hindi daw magtatagal. Pero sa totoo lang, Popoy at Bea, I don't care. Wala akong pake sa mga opinion nila. Ang mahalaga para sa akin ay yung meron na kaming pangako ni Yan sa isa't isa na in six months daw ay matutupad na ang matagal ko nang pinapangarap. Ang maging girlfriend ang pinakamagandang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Nakaka 2 months na ako, Popoy at Bea. 4 more to go and I am willing to wait now more than ever. Kasi kung ikukumpara sa iba, nagawa ni Yan na maging honest sa feelings niya. Hirap kasi siyang mag-express ng totoong nararamdaman niya.
Pero she really tried for my sake. And that alone is enough para manatili ako at maghintay para sa kanya. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. I-update ko kayo kapag ka natapos ko na nga yung 6 na buwan ng pagpapahintay niya. But I'm telling you, in 6 months, your boy B-Boy will no longer be single. Next time na mag-PM ako sa inyo sa Dear MOR, magsisend na ako ng couple picture namin ni Yan-Yan. Itaga nyo sa bato yan. Maraming salamat, Popoy at Bea, at ganun na rin sa buong team ng Dear MOR. Pakikinggan ko po at isi-share sa lahat ng mga kakilala ko ang pagsasabuhay nyo ng sulat kong ito. Again, thank you and God bless. Lubos na lubos ang paghihintay. B-Boy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. 6 months. Dear M.O.R., may mga bagay sa mundo na kahit paghirapan natin at paglaanan natin ng maraming oras, eh hindi magiging sa atin. Sabi nga sa kanta, mahirap labanan ang itinadhana. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at ganun na rin sa lahat ng avid listeners ng Dear M.O.R. I'm Monette, isa sa mga silent listeners ninyo. Walang masyadong nakakaalam na fan ako ng Dear M.O.R. since high school days pa. Marami na kayong nai-ere na kwento na hindi ko makakalimutan. At ngayon, gusto ko namang sumubok na mag-share ng kwentong pag-ibig ko. It started back in college, Popoy at Bea. Sobrang mahiyain ako noon at hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Sabi ng kaibigan kong si Sander, marami raw nagsasabi sa kanya na gustong manligaw sa akin. Pero hindi nila alam kung paano ako i-approach. Well, wala din naman kasi akong planong magkaroon ng jowa noon. So every time na may mag-a-attempt, sinasabihan ko sila kaagad na hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay. For a while, ganun ang naging mindset ko. No jowa, no headache. Akads kung akads. Hanggang sa may pinakilala sa akin ang kaibigan kong si Sander. Halika na kasi, bilisan mo! Aray! Grabe ka namang manghila. Dahan-dahan naman. Eh baka kasi hindi na natin maabutan yung event. Oh, eh ano naman? May mapapalaba tayo dun kung sakaling maabutan natin. Well, mapapanood mo si Jano. Hay nako. Jano na naman. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yung pangalan na yan, ha? Irereto ko nga kayo sa isa't isa, diba? Don't worry, nasabi ko na rin sa kanya na ipapakilala kita. Ano? Huwag ka na mag-inarte. Ito naman. Tara na! Ikaw na nga hinahanapan ng jowa eh. Dami-dami mo pang reklamo. Siguraduhin mo lang na okay yan, ha? Ay, okay pa sa all right. Oh, sige, pasasalamatan mo ako for sure. Let's go! Fairness, ha? Ang ganda ng event nila. O, di ba nga? Parang totoong 5-star hotel ang setup. Winner! Ano naman ang masasabi mo sa performance si Jano?
Well, hindi naman ako magaling mag-judge sa mga ganito, so... Sander! Oh, speaking of... Pinag-uusapan niyo ako? Sort of. Hindi ka naman namin pinag-chichismisan, don't worry. More like, pinag-uusapan lang namin yung presentation mo kanina. Ah, okay. And what do you think? Uy, Monet. What do you think daw? Oh, siya pala si Monet. Yeah. Hi. Hi, Monet. Jano nga pala. Hi. May dala pala akong food. Ako nag-prepare niyan. Sana magustuhan niya. Ikaw talaga nag-prepare? Yes. Bakit may problema ba? Wala. Ang ganda ng presentation nito ha. Thank you. Meticuloso kasi ako pagdating sa mga ganyan eh. Naniniwala kasi ako na mas nakakagana kumain kapag masarap din yan ang pagkain mo. Maliban na lang kung sobrang cute yung pagkakapresent mo to the point na ayaw ko na lang kainin. Gusto ko na lang titigan. Well, my point. Mukhang nagkakaintindihan agad kayo ha. Partida, pinakilala ko pa lang kayo sa isa't isa niyan. Paano pa kaya kung binigyan pa kayo ng privacy? Sira! Eh, hindi naman yata pwedeng makitable sa atin si Jano. Busy sila sa event nila. No, actually, pwedeng-pwede naman. I have 10 minutes. Okay na ba yun? Para naman makapagkwentuhan din tayo. Oo naman. Pero no pressure, ha? Sige. Magpapaalam lang ako sa mga grupo ko. Then, balikan ko kayo. Okay. O ano? Kunwari ka pang ayaw mo sumama dito kanina tapos ngayon paparinggan mo yung tao na makitable sa atin. Uy, hindi ko siya pinaparinggan ha. Sus! Kabisado ko na yung ganyang galawan. Huwag ka na mahiya sa akin, sis. Hindi nga kasi. Oo na, hindi na. Shado ko naman defensive dyan. Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo. Uy, hanggang dito na lang ako sa kanto. Thank you ulit sa pagsama, Jano, ha? Wala yan. Go! Hatid mo na itong si Monet hanggang sa kanila para magkaroon din kayo ng moment together. Sira ka talaga! Oo naman. Iyahatid ko talaga si Monet. Okay! Bye! See you na lang sa school, lovebirds! Kahit kailan talaga yung baklang yun. Napakahilig manukso. Nag-enjoy naman ako eh. Ha? Wala. Tara na. Sa mga bahay nyo. Diyan lang sa susunod na kanto. Okay, let's go. Dito na lang ako, Jano. Salamat sa paghatid, ha? Tsaka sa masarap na food. Salamat din sa support sa event namin kanina sa school. Sana nag-enjoy ka. Yes, nag-enjoy ako. Kailan nga pala yung next event nyo? Mukha nga nag-enjoy ka eh. I'll let you know kung kailan yung next. Okay, balitaan mo na lang ako ha. Ipasabi mo na lang kay Sander, total, madalas naman kaming magkasama. Actually, gusto ko sanang diretso na sa'yo. Pwede ba? Paano? Pwede ko bang makuha number mo? Sige, akin na yung cellphone mo. Ako nang magta-type. Heto. So paano? Text-text na lang? Yes, text-text na lang. Popoy at Bea, doon na nga nag-umpisa yung pagiging malapit namin ni Jano sa isa't isa. Hindi man kami masyadong nakikita sa school dahil magkaiba kami ng course, eh halos araw-araw naman kaming magka-text at magkakwentuhan. Masasabi kong iba siya sa lahat ng lalaking nag-attempt na manligaw sa akin.
Walang kaso sa kanya kung mag-umpisa kami sa friendship. Importante sa akin yun kasi nga wala pa sa plano ko ang pumasok sa isang relationship that time. At ang pinakahinangaan ko sa kanya ay kung gaano kalaki ang pangarap niya para sa sarili niya. Popoy at Bea, pangarap ni Jano na maging isang magaling na chef balang araw. Sa tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol doon, ramdam na ramdam ko yung passion niya at yung direksyon ng buhay niya. And it makes me want to be part of his world. Hindi lang siya basta nangangarap. Kumikilos siya para tuparin ang mga plano niya sa buhay. Unfortunately, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil sa financial problem. Pero hindi siya tumigil doon. Naghanap siya ng maraming paraan para kumita ng pera at makapag-ipon. At sa lahat ng yon ay ako ang numero unong taga-suporta at katuwang niya. Teka lang. Oh, bakit? Sandali nga. Kanina pa tayo lakad ng lakad dito sa buong university. Hindi ko ba napapagod? Napapagod din syempre. Pero OA naman kasi yung pagod mo. Ang init-init kaya sa labas. Malamang, tanghali nga eh. Kailangan nating maibenta itong mga ulam bago matapos yung lunch break. Kung hindi, baka hindi na tumabenta. Eh bakit pa kasi ikaw gumagawa niyan para kay Jano? Eh wala na nga siyang access sa loob ng school, di ba? Paano siya makakabenta dito? Sige nga. Pwede naman siya magbenta sa labas, ha? Nagbebenta din naman siya sa labas. Tinutulungan ko lang siya para makarami. Ikaw, ha? Baka naman sumusobra na yung pagtulong mo dyan kay Jano. Hindi naman. Saka deserve naman niyang matulungan, eh. Kasi tinutulungan niya rin yung sarili niya. At saka may potential kaya siya. Ang sarap nitong ulam na luto niya, no? Tikman mo pa, oh. Alam ko magaling magluto yung si Jano. Tropa ko rin kaya siya. Ang sa akin lang, bakit parang sobrang interesado kong matulungan siya? Huwag mong sabihin, nagkakagusto ko na sa kanya, no? Ano, tama ko, no? Che, ikaw kung ano-ano iniisip mo, ginagawan mo pa ng mali siya yung favor na ginagawa ko sa tropa ko. Siguraduhin mo lang, ha? Bantayan mo yung puso mo, girl. Baka mamaya hulog na hulog ka na sa kanya, eh. Hindi naman nakakaramdam yung isa. Well, ikaw na rin nagsabi, tropa mo siya. So, mas kilala mo siya. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa'yo, ha? Ganun ba siya sa pagkakakilala mo? Manhid, ha? Paasa? Wait lang. Teka, ba't sa akin napunta yung tanong? Ikaw ang pinag-uusapan natin dito, ha? Manhid, tawag ka ni Ma'am Dolor. Ha? Ano? Tawag ka ni Ma'am Dolor. Gusto ka raw niya makausap. Bakit kaya? Wala naman tayong subject sa kanya, eh. Tungkol yata sa paglalako mo ng ulam, eh. Naku, patay! Oo nga pala. Si Ma'am Dolor nga rin pala yung nagpapalakad ng kantin. Yari ka. Ba't kasi hindi ka muna nagpaalam sa admin bago ka magtinda niyan? Nawala rin sa isip ko, eh. Nasaan siya ngayon, Lex? Nasa kantin. Puntahan mo na lang siya doon. Sige. Salamat. Ma'am Dolor, sorry po talaga. Hindi ko naman po intensyon na kalabanin ng kantin. Nawala lang po talaga sa isip ko na kailangan palang humingi ng permit sa admin office. Sabi mo, luto to ng kaibigan mo. Opo. Gano'n kayo ka-close? Mga ilang months na po kaming magkaibigan. Ah, so ipapahamak mo sarili mo para sa kaibigan na ilang buwan mo palang nakikilala. Alam mo bang pwede kang mabigyan ng disciplinary action sa ginawa mo? Naku, sorry po talaga. But I must admit, masarap ang luto nitong kaibigan mo. Ay, naku, opo. Talagang passion po niya yung pagluluto. Pangarap nga po niyang maging chef balang araw, eh. Mahal mo ba tong kaibigan mo na to? Po? Ibig kong sabihin, mahal mo tong kaibigan mo.
As a friend? Siyempre po. Okay. Tutal naman, masarap itong panindan nyo. Eh, sayang naman kung itatago lang natin ang potensyal ng kaibigan mo. So, let's make a deal. Hindi nga. Si Ma'am Dolor mismo yung nag-propose ng deal na yon? Oo nga. Ayaw mo namang maniwala eh. Baka naman ikaw yung nakiusap sa kanya. Hindi. Tanong mo pa kay Lex. Di ba kilala mo yun? Oo. Siya mismo yung nagsabi sa akin na gusto kong makausap ni Ma'am Dolor. Sa palagay mo, tanggapin kaya natin yung deal? Aba, dapat lang no. Chance mo na to para mapakinabangan mo yung talent mo sa pagluluto. Magkakapera ka pa. Maliit na porsyento lang naman yung hinihingi ni Ma'am Dolor eh. Baka ma-disappoint ko sila eh. Baka pag tumagal, ayaw na nila sa luto ko. Baka ngayon lang nila gusto yan kasi first time nilang natikman. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. E di, ang gawin natin, iba-ibahin mo yung recipe mo from time to time. Naku, ako nang nagsasabi sa'yo, sobrang mabenta yung luto mo, no? Kailangan mo lang ng market. At ngayon may kukuha na sa product mo, may chance ka na para makapagbenta. Talagang malaking tiwala mo sa talent ko, no? Oo naman. Ikaw lang namang walang tiwala sa sarili mo eh. Ano, pumayag ka na. Sayang naman yung chance. Sige na nga. Basta ikaw ang tagatikip ng luto ko, ah. Oo, akong bahala sa'yo. I won't let you down. Salamat, Manit. Salamat talaga. Popoy at Bea, hindi doon nagtapos ang kasipagan ni Jano. Pati na rin yung pagtulong ko sa kanya. Ginamit ko kasi yung nalalaman ko sa business management at nagpasa kami ng mga proposals sa small businesses dito sa amin para makisosyo sa kanila. Ang siste, sa kanila ang pwesto at kami naman ang magsusupply ng mga lutong ulam. Kabi-kabilang rejection ang natanggap namin. Pero buti na lang at may mga pumatos naman kahit papaano. Nakadagdag yon sa kita at ipon ni Jano hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pera para makapag-aral ulit. Sa halip na ipagpatuloy ni Jano ang 4-year course niya, Popoy at Bea ay nag-enroll na lang siya sa culinary arts. As expected, maganda ang naging performance niya kaya hindi siya nahirapang makahanap ng mapapasukang trabaho after niyang makomplete ang certificate. Mula sa struggles hanggang sa small achievements, nandun ako at sumusuporta sa kaibigan kong si Jano. I can't believe na dito na nagtatrabaho si Jano ngayon. Parang kailan lang sa school events lang yung pinupuntahan natin. Ngayon, totoong 5-star hotel na. Ang bongga! Intern pa lang naman siya dito. Pero sana ma-absorb siya ng company, di ba? Naku! Sa sobrang galing nun, for sure hindi siya mahihirapan ma-hire sa mga ganitong company. Sinabi mo pa. Nakaka-proud, no? Kahit na hindi niya natapos yung 4-year course niya, makikita mo pa rin yung success sa buhay niya. Kahit unti-unti. Eh, madiskarte naman kasi talaga siya. At may matatag na support system. That's you! Ako talaga? Oo kaya. Di mo kaya pinabayaan si Jano simula nung maging kayo? I mean, simula nung naging malapit kayo? Gaya nga ng sinabi ko, deserve naman talaga ng mga kagaya niya ang mabigyan ng tulong. Sander? Monet? Oh my God! Lex! Ako nga. Dito ka rin nag-work? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo.
si Lex ang tumulong kay Jano na makapasok dito sa hotel para sa internship niya. Ooh, I see. And Jano deserves to be here. Kita mo naman oh, parang he was born to be a chef. Bagay na bagay sa kanya yung chef's toque, tsaka yung apron. True. By the way, enjoy lang kayo dyan ah. If you need anything, magsabi lang kayo. Okay, thank you ah. You're welcome. Sasabihan ko rin si Jano in a bit na puntahan kayo kapag hindi na siya busy. Ay! Yan! Gusto ko yan! O paano? Maiwan ko muna kayo? Talagang hindi kayo nagsawa sa pagsuporta sa akin, oh. Simula dati sa school hanggang dito sa real world. Wala kayong absent sa mga event ko. You deserve everything na tinatamasa mo ngayon, Jano. From your career, pati sa mga suporta ng kaibigan, lahat na. Ang kulang na lang talaga is, magka-jowa ka na. Parang out of nowhere naman yata yun. Anong out of nowhere? Paano naging out of nowhere yun? Hindi ka ba napapaisip na kailangan mo ng babaeng susuporta sa'yo? Sabi nga nila, behind every successful chef is a woman who loves food. Tsareng! Puro ka talaga kalukohan. Ay, bakit may nagre-react? Wala naman ako pinapatamaan ah. Ay, ano ba yan? May tumatawag? Ay, sa'yo yata yun. Wait lang ha, sagutin ko lang to. Usap lang kay Jan. Okay. Hello? Congrats ulit sa successful event and thank you sa paghatid gaya ng dati. Thank you rin sa support kanina. So, dito pala yung condo mo? Yeah. Sorry, ngayon lang kita naisama dito. Sobrang busy mo kasi eh. Oo nga eh. Parang kailan lang doon kita hinatid sa apartment nyo. Ngayon sa condo na. Iba na talaga nakakaluwag-luwag. Darating ka rin dyan, sa sobrang sipag mo, for sure malalagpasan mo pa yung success ko. Sana nga. Malakas ang lucky charm ko eh. Lucky charm? Oo, ikaw. Ha? Huh? Ako? Lucky charm mo? Oo kaya. Kasi simula nung tinulungan mo ako, nagtuloy-tuloy na yung positive change sa buhay ko. Kahit nung down na down ako at walang-wala ako. Tinulungan mo rin naman ang sarili mo eh. Magaling ka, masipag, madiskarte. Kaya dapat, bibigyan mo rin ng credit ang sarili mo. Oo nga, pero iba pa rin kapag may naniniwala sa'yo. At ikaw yun, naniwala ka sa akin simulat sa pool. At hindi ako nagkamali na maniwala sa potential mo. Monet. Jano? Bakit mo ako hinalikan? Sorry, Monet. Nabigla lang ako.
hindi ko sinasadya. Hindi ko intensyon na bastusin ka. Sorry talaga. It's okay. Nabigla lang ako. Siguro ano lang, sobrang thankful lang ako sa'yo kaya hindi ko na napigilan. Sorry talaga. Okay. So paano? Akyat na ako? Chat-chat na lang tayo, ha? Good night, Jano. Sige. Bye. Monette, wait. Yes? Sorry, Monet. Jano? Sorry. Pero this time, hindi ako nabigla. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, matagal ko nang gustong gawin to. Matagal na kitang gustong halikan, Monet. Matagal ko nang gustong ipaalam sa'yo na gustong gusto ka din. Parang ako naman yata yung nabibigla ngayon. Sorry. Hindi ko rin napaghandaan. No, it's okay. Hindi ko lang siguro inaasahan. Whew. It's been a long night. Thank you. I think, let's part ways muna. Saka na lang natin pag-usapan tong alam mo na. Yep. I think tama ka. Next time na lang natin pag-usapan. Thank you ulit, Monet. For the night and for everything else. Kuya Deya, isang napakalaking pagkakamali yung sinabi ko kay Jano na next time na lang namin pag-usapan yung tungkol sa kiss. Kasi sa totoo lang, buong magdamag siyang hindi nawala sa isip ko. Kahit anong pilit ko, paulit-ulit na nagpa-play sa utak ko yung eksena na inilalapit niya yung mukha niya sa mukha ko hanggang sa magdikit na nga ang mga labi namin. It felt like I'm in a Star Cinema movie. At buong gabi akong hindi makatulog sa kakaisip kung ano na ang next. Magiging kami na ba? Manliligaw na ba siya sa akin officially? Paghihintayin ko ba siya for a while or sasagutin ko siya kaagad? Ang daming possible scenarios ang pumasok sa utak ko. And it all led to one thing. Naging kami sa bandang huli. Those were the happiest days of my life, Popoy at Bea. I never thought na may in-love din pala ang kagaya ko na walang ibang inisip, kundi ang mag-aral at magtrabaho. And I must say, loving Jano was the best feeling I ever had. Ipinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko ang relationship namin. Kung gaano ko siya sinuportahan simula umpisa, ganoon ko rin papahalagahan ang pagmamahalan naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ako dapat. Popoy at Bea, si Jano ang unang lalaking pinaglaanan ko ng buong pagmamahal. Kahit na noong hindi pa kami officially, masasabi kong binigyan ko siya ng atensyon at oras. How much more pa kaya ngayong pwede ko nang iparamdam at ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Wala akong sinayang na sandali. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng natitirang oras na meron ako. Kaso nga lang, dumating ang pagkakataon na kailangan naming magkalayo pansamantala.
It has always been a part of our plan na mag-settle sa ibang bansa, Popoy at Bea. But since nauna akong graduate sa kanya, mas maaga akong nagkaroon ng work experience. And eventually, mas maaga rin nakapag-apply ng work sa Singapore. Umasok kami sa long-distance relationship for a couple of months. Hindi yun naging madali, lalo na't nasa early stages pa lang noon ang relationship namin. Pero kinaya namin dahil bit-bit namin ang pangarap na balang araw, magkakasama rin ulit kaming dalawa. At ganun nga nangyari, Popoy at Bea. Noong sapat na ang work experience ni Jano, ginamit niya lahat ng naipon niyang pera at karanasan para makahanap ng employer sa Singapore. At matapos lang ang ilang linggo ng paghahanap, pinalad din siya at nagtuloy-tuloy na ang pagtupad namin sa mga plano namin ng magkasama. Excited! Kakalanding pa lang ng airplane niya. Malamang hindi pa sila nag-o-offload. OMG! I'm happy for the both of you. Naging successful yung pagre-retox sa inyong dalawa. Sinong mag-aakala, di ba? True! O, basta alagaan yung isa't isa ha. Magmahalan sila yung parami. Support ko kayong dalawa dyan. Adik ka talagang bakla ka. O siya, bababa ko muna to. Mag-restroom lang muna ako saglit. Tamang retouch lang muna. Alam mo na. Ay, go! Pagkanta ka na para mas lalong may love sa isang Jano pag nakita ka niya. O sige na. Bye muna. Bye! Nasaan na ba yun? Ang tagal naman niyang lumabas. Ayun! Babe! 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 Oh my God! Namiss kita, babe! Ako rin, babe. Sobra. Kumusta yung biyahe mo? Okay naman. Medyo nakakapagod lang. Don't worry. Kakain muna tayo ng masarap. Tapos magpapahinga na tayo sa apartment. Oh, bakit? May problema ba? Saan tayo kakain, babe? I don't know. Kahit saan, basta masarap. Para naman mabawi mo yung gutom at pagod mo sa biyahe. Pwede bang sa mura lang muna tayo kumain, babe? Baka kasi hindi na magkasya tong pera ko eh. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala, sagot ko na. Pa-welcome ko na sa pagdating mo dito sa Singapore. Sure ka? Okay lang? Siyempre, ikaw naman. Parang hindi tayo mag-jowa. Sorry ah. Ngayon lang kasi ulit tayo nakita after how many months of LDR eh. It's okay, masasanay ka na. Kasi from now on, palagi na tayong magkasama. At hindi na tayo maghihiwalay ulit. Hinding-hindi talaga. Mayayakap mo na ang ultimate crush turned boyfriend mo. Wow, grabe yung confidence ah. Di ko ma-reach. Let's go na. Let's go. And welcome sa ating apartment! Wow! Ang laki nito, babe. Ibang iba doon sa pinakita mo sa akin dati na room mo. Siyempre naman, babe. Dalawa na tayong titira dito eh. Dapat lang maghanap na ako ng mas malaking apartment. Nagustuhan mo ba? Pero, babe, di ba ang mahal ng apartment dito sa Singapore? Sakto lang. Kayang-kaya natin yan. Maganda naman ang work nating dalawa eh. Kaso, babe, hindi pa kita matutulungan ngayon eh. Baka matagalan pa bago ko ma-receive yung unang payout ko. Eh di, ako munang bahala. Eh, paano yung mga pang-grocery natin? Yung allowance, utility bills?
Huwag ka nang mag-alala. Sabi ko nga, di ba, ako munang bahala. Pero hindi ba sobra-sobra na yung nilalabas mong pera? Sa paghahanap pa lang ng apartment, tapos pagbili ng mga gamit dito, sigurado ako ang laki na nagastos mo. Babe, mababawi ko rin naman lahat ng yan. Ang mahalaga, nandito ka na. Palagi na kitang makakasama. Magkakaroon na ako ng bagong inspiration para mag-work. At saka isa pa, sure naman akong makakabangon ka rin financially. Ang galing mo kaya. For sure, gaganda ang career mo rito sa Singapore. Ikaw talaga? Hindi ka nauubusin ng bilib sa akin eh, no? Hindi talaga. Kasi lagi mong pinapatunayan sa akin na may patutunguhan lahat ng tulong na binibigay ko sa'yo. Kaya hindi ako magsasawa na suportahan ka. Financially man yan, o emotionally, o kahit moral support pa. Salamat talaga, babe. Wala ka talagang pinagbago. Simula noon hanggang ngayon. Of course. Promise, gagaling ako sa work. Gaganda ang career ko. Mag-iipon tayo at gaganda palalo ang buhay natin dito sa Singapore. Kahit hindi ka na mag-promise, sure naman akong gagawin mo talaga yan eh. Swerte ko talaga na ikaw yung naging girlfriend ko. May girlfriend na ako, may number one supporter pa. Baka mag-iyakan pa tayo rito, ha? Akin na nga yung mga gamit mo. Iayos na natin. Mabuti pa nga. Sobrang excited ako, babe. Excited? Excited ako pagsisimula ng bagong career. Sa pagbuo ng bagong mundo. Sa pagharap sa bagong buhay kasama ka. Okay, Peria. Ganun na nga ang nangyari. Habang nag-uumpisa pa lang si Jano sa bago niyang career sa Singapore, eh ako muna ang sumalo ng lahat ng gastusin namin. Mula sa pagbabayad ng apartment, utilities, at hanggang sa groceries. Galing lahat sa sarili kong bulsa. Walang-wala na rin kasi si Jano noon dahil naubos ang maliit na ipon niya sa paglalakad ng papers niya papunta sa Singapore. I must admit, medyo nag-struggle ako financially nung time na yon. Nagtipid ako sa lunch, iniwasan ko ang bumili ng mga bagong gamit, at binawasan ko rin ang pinapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas para lang mairaos yung mga araw-araw o yung mga araw na wala pang sweldo si Jano. Mabuti na lang at pagkatapos ng isang buwan ay nakabangon din siya at unti-unti nang nakatulong sa akin. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy nga ang pagganda ng career ni Jano. Sunod-sunod ang commendations sa kanya. Kahit nasa probationary status pa lang siya, ay binibigyan na siya ng management ng mga project na usually sa regular employees lang binibigay. At syempre, sa lahat ng ginagawa niya, lagi akong nakasuporta. Kaya naman lahat din ng achievements niya, maliit man o malaki, eh ako ang una niyang napagsasabihan. Ay, konti na lang matatapos na ako sa pagluluto. Saktong-sakto sa pagdating ni Jano. Hi, babe! Oh, babe! Ang aga mo yatang umuwi ngayon. Maaga na tapos yung meeting namin eh. Yun lang naman yung importante ngayong araw, kaya pinayagan na kaming umuwi kaagad. Oh, kumusta naman sa work mo? May good news ako sa'yo, babe. Talaga? Ano yun? Regular na ako. Wow! Di ba dapat next month pa? Oo, pero dahil maganda daw yung performance ko, papipirmahin na nila ako ng regularization para daw mabigyan na rin nila ako ng mas malaking role sa company. Congrats, babe! Finally, regular employee ka na. One step closer ka na sa pagiging master chef. Matagal-tagal pa yun, babe. Pero at least, di ba? Umuusad ang career ko. Sobrang saya ko for you. Thank you, babe. At syempre, kasama ka sa small achievements ko. Kaya hindi ka pwedeng mawala sa oath-taking ko next week, ha? Oath-taking? Oo, for formality lang yun.
pero bibigyan na nila ako officially ng tuk at apron. Gusto ko nandun ka, babe, ah. Never mo akong iniwan nung nagsisimula pa lang ako. Kaya ngayon nag-uumpisa ng gumanda yung takbo ng karir ko. Hindi pwedeng hindi kita kasama. Siyempre naman, hindi ako mawawala sa event na yun. Ako kaya ang number one fan mo. Sobrang saya ko, babe. Finally, unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. Nga eh. Eto nga, nasa mall ako ngayon. Bibili ako ng gift para sa kanya. Ano kayong magandang ibigay? Bigyan mo kaya ng kawali. Bruha! Mema ka talaga kahit kailan. Eh, hindi naman mukhang materialistic yung si Jano eh. Kahit anong ibigay mo dun, for sure ma-appreciate niya. Sa bagay. O siya, maglilibot-libot muna ako rito. Usap na lang tayo ulit mamaya ha. Thank you. Ikaw din. Oh, sino naman kaya itong tumatawag? Ron? Bakit kaya? Hello, Ron? Hello? Ate Monet? Oh, napatawag ka. Wala ka bang pasok ngayon? Ate Monet, si Tito. Tinakbo namin sa ospital. May nangyari sa papa mo, Ate Monet. Ha? Ano? Anong nangyari? Eh, basta sumikip na lang yung dibdib niya eh. Tapos hindi na makahinga. Kumusta yung lagay niya ngayon? Nasa ER pa rin siya, ate. My God, Ron. Balitaan mo ako, ha? Please. Huwag mong iiwan si Papa, okay? Diyan ka lang sa tabi niya. Oo, oh, ate. Huwag kang mag-alala. Babalitaan kita agad. Bye na muna, ha? Kailangan mo ba talagang umuwi, babe? Wala bang ibang pwedeng magbantay sa papa mo? Ay, wala na, baby. Nag-aaral si Ron. Unfair naman kung umabsent siya ng matagal para lang bantayan si papa. Nakakalungkot naman. Sorry talaga, babe, ha? Hindi rin kasi talaga ako mapanatag hanggat hindi ako mismong nagbabantay kay papa, eh. Okay lang, babe. Naintindihan ko naman. Medyo nangihinayang lang ako kasi hindi ka makakasama sa outtaking ko. Gusto ko pa namang i-dedicate sa'yo yung achievement ko na yun. Thank you, babe. Hindi mo nakalimutan na isama ako sa mga celebration mo. Hayaan mo, kapag gumaling agad si Papa, magbubuk din ako ng ticket pabalik. Eh, baka mapagastos ka pa, babe. Siguradong malaki-laking pera din ilalabas mo sa pagpapa-hospital kay Tito. At saka, hintayin mo na lang din na makarecover siya ng maayos para may peace of mind kapag balik mo dito. Ay, pasensya ka na talaga, babe, ha? Hindi ko naman alam na magkakaganito. Wala rin namang may gusto nang nangyari, babe. Pasensya ka na rin, hindi kita masasamahan. Okay lang yun. Nandun naman si Sander, eh. Asha, prepare na natin yung baggage na dadalhin mo. Ingat ka dun, ha? Ngayon pa lang, namimiss na kaagad kita. Popoy at Bea, nang dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari sa pamilya, ay napilitan akong umuwi ng Pilipinas. Hindi ako nakadalo sa off-taking ni Jano at pati na rin sa mga sumunod pa niyang event. Naging matagal ang pag-recover ng papa ko kaya kinailangan ko muna mag-resign sa trabaho. Mabuti na lang at naintindihan niyo ni Jano. Bumalik kami sa long-distance relationship. Nung una, medyo okay pa,
Uso na noon ang messenger kaya naman madalas kaming nakakapag-chat at video call. Pero habang tumatagal, para bang unti-unting lumalabo ang lahat sa aming dalawa. Naging mas busy siya sa work at ako naman, pinagsasabay ang pag-aalaga sa papa ko pati na rin ang bago kong trabaho sa Pinas. Na-realize ko na para bang hindi ko na nagagampanan ang papel ko bilang girlfriend ni Jano. Gusto ko sanang nakakatabi siya, nakakasama, at nayayakap. Pero kahit ang pag-uusap sa phone, hindi na rin namin napaninindigan. Na-assign sa iba't ibang bansa si Jano. Kinailangan niyang magpalit ng SIM card ng madalas. At dumating pa sa point na na-assign siya sa cruise ship nang matagal kung saan walang signal. Doon na nga tumamlay ng tumamlay ang communication namin, Papoy at Pea. Hanggang sa hindi na namin namamalayan, nakalimutan na namin ang isa't isa. Matagal na naging ganon ang setup. 4 na taon ang hinintay ko bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Noon ko lang ulit siya nakita simula nung iwanan ko siya sa Singapore. Noon ko lang nakita ang napakalaking pagbabago sa kanya. Okay na kaya itong suot ko? Ano sa palagay mo? Maganda ka na, girl. Kahit anong isuot mo, caring-carry. Salamat. Parang kabado ka, girl. Ha? Hindi naman. Ay, na-miss mo, no? Na-miss? Ang alin? Ito, yung ganito. Yung pumupunta ka sa event ni Jano para suportahan siya. Ay... Sakto lang. Sus! Kunwari ka pa. Ramdam na ramdam ko naman. Ikaw puro ka pang aasar. Tara na nga at baka hinihintay na tayo nun. Okay, let's go. But wait, before that, remind ko lang sa'yo ha, huwag kang gagawa ng eksena doon. Ba't naman ako gagawa ng eksena? Balu ka talaga. Aba, imali ko ba? Baka mamaya Crayola to the max ka doon. Kilala kita, no? Ikaw ang isa sa mga pinakamasayang tao para kay Jano. Pero moment ni Jano yun, hindi sa akin. Nakakaya naman kung aagawin ko yung moment niya. Nagigets naman kita. Biruin mo ba naman yung taong sinusuportahan mo simula una, super successful na ngayon? O basta, kapag feeling mo maiiyak ka na, sabihan mo lang ako, lipad tayo sa restroom agad-agad. Dami mong sinasabi. Tara na. Relax ka lang, girl. Masyado kong kabado dyan eh. Mas kabado ka pa yata kaysa kay Jano. Malamang. Ilang taon na nga niyang ginagawa yan. Kakabahan pa ba siya sa lagay na yun? Oh wait, andyan na siya. Pamunta na siya dito. Oh my God. Ay, ano na to? Okay na ba ako? My ever-present supporters! Hanggang ngayon talaga, wala kayong absent sa mga event ko eh, no? Oh well, alam mo naman, basta ikaw, support to the max sa mga lola mo. Kaya nga hindi na ako nagulat na tinupad niyo yung sinabi niyo na pupunta kayo eh. Anyway, kumusta? Nag-enjoy naman kayo? Yes, of course. As expected, sobrang ganda at successful na naman ang event niyo. Pero yung isa dyan mukhang kanina pa kinakabahan. Psst! Hoy, ano ka ba? Psst! Kinakabahan ka? No! Hindi ah. Bakit naman ako kakabahan? Hindi raw. Putlang-putla ka nga eh. Hindi ah. Anyway, I'd like you to meet. Teka nga, saan na ba yun? Lex, pare, asan na si Cams? May na si Caso lang na guess. Teka, papuntahin ko dyan.
Hinahanap mo ko? Oh, yung pala eh. Sander, Monet, I'd like you to meet Camille, my girlfriend. Hi, Sander. Hi, Monet. Hi, Camille. Hi. Nice meeting you. Finally, nakita ka na rin namin sa personal. Dati kasi puro FB lang eh. Oo nga eh. Ang dami nga rin kwento ni Jana tungkol sa inyo. Ang ganda mo pala talaga. My God. Anong skincare mo? Well, maybe, healthy diet? Sa bagay, perks of being a chef. Exactly! By the way, how's the experience so far? Okay ba yung food? How about the service? Nako, everything is perfect. Sabi ko nga kay Jano, expected na sa kanya na ganito ka-successful ang event. But that's not to take the credit from you, ha? I know naman na nagtulong-tulong kayo dito kaya ganito kaganda yung kinalabasan. No worries. Hindi na bago sa amin ni Jano yung kinakongratulate ng guests. Very hands-on kasi. Omanet, are you okay? Yeah. Medyo nasa mid lang. Na-excite yata ako masyado sa food. Careful lang, ha? I think I need to go to the restroom. Excuse lang saglit, ha? Girl, okay ka lang? Kailangan mo ng kasama? No need. Saglit lang ako. I'll be right back. Okay. Nakakariting sa restroom, bumagsak na yung luha mo. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na lang tayo pumunta dito eh. Ano? Gusto mo umuwi na tayo? Ako dapat yun eh. Ako dapat pong kasama niyang nagsiselebrate ang success niya. Ako dapat yung nasa tabi niya. Ako dapat yun. Ako dapat. Girl, wala na tayong magagawa. Alam ko, yun nga yung masakit eh. Wala na akong magagawa. Kasi tapos na. Nagawa ko ng lahat. Ginawa ko ng lahat para sa kanya. Tapos na yung papel ko sa buhay niya. Buo na siya. Successful na siya. Pero iba na yung kasama niya. Simulat sa pool, sinuportahan ko siya. Minahal ko siya. Ang hindi ko alam, hinanda ko lang pala siya para sa iba. Balita ko ay masaya ka na.
Popoy at Bea, sinikap kong magpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Pero hindi talaga eh. Sa tuwing nakikita ko na masaya at successful si Jano, hindi ko mapigilang hilingin na sana ako na lang yung kasama niyang nagsiselebrate ng success niya. Ako dapat yun eh. Ako yung kasama niya nung walang-wala siya. Ako yung nag-build sa kanya. Ako ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan niya, mula financial hanggang moral support. Kaya bakit hindi ako ang nasa tabi niya ngayong inaani na niya lahat ng pinaghirapan naming dalawa? Ang sakit pala sa pakiramdam, Popoy at Bea, na inihanda mo yung taong mahal mo para sa taong nakatadhana para sa kanya. Ikaw ang kasamang nagsimula, pero hindi ikaw ang kasama niya hanggang katapusan. Pero kailangan kong tanggapin yon kahit gaano pa kasakit. Hindi ko rin naman kasi magagawang magalit kay Jano. Lalo't maayos siyang nakipaghiwalay sa akin sa phone bago siya nagmahal ng ibang babae. Popoy at Bea, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang manghinayang sa lahat ng pinagsamahan namin ni Jano. Don't get me wrong ha, hindi ako naghahangad ng kapalit sa lahat ng pabor na binigay ko sa kanya. Siguro na-realize ko lang na sa dinami-dami ng pinagdaanan namin, eh hindi pala talaga kami ang para sa isa't isa. At sure akong marami sa mga kamarkada natin ang nakaranas na rin ng ganitong pakiramdam. After all, kasama sa pag-ibig, ang masaktan. Maraming salamat, dear MOR, sa pagbabasa ng sulat ko. Pasensya na akong hindi happy ending, pero hoping ako na sana balang araw ay ma-share ko naman sa inyo yung magandang love story. Mabuhay kayong lahat, dear MOR team. Lubos na gumagalang, Monette. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, ako dapat.